Yes, dinig na dinig. Okay, Maiksi yung sound mo, bro. pasensya ka na, medyo nagka-technical problem, no? Okay, Hindi kaya... lang. Okay lang siya. Sound check nga, bro. Masisend ba yun doon sa, ano, sir? Doon sa page niya, no? Oh, nandoon doon, naka-live doon, naka-live doon. Naka-live na live. Natin. Naka-live na. Papasokin natin si, ano, si Roland Fards para... Siya kasi yung magmo-moderate tsaka yung ano ng puro kamatuuran, no? Para ilalagay ko na lang doon yung link. Ayun, live na sige, tayo. Sige. Okay. So, hintayin natin si ano si Bro Roland, siya yung magmo-moderator sa atin para maging maganda yung ating usapan sa ating friendly discussion, no? Friendly discussion itong ating gagawin. Okay? Naka-live na ba, Bro Kablao? Okay. Ano po? Naka-live na. Sa ating... Sa ating... Asa na si ano, Bro Land Farge para maumpisahan na natin. Sa kanya ito. Yung ano eh. So, yung meron na tayong 7 na views na naghihintay para sa ating pangkaibigan or friendly discussion, no? Sa ating in defense of the truth. So, nawa maging maganda, maayos at matapos natin nang walang anumang balakid. Ito po ay friendly discussion, no? Hindi po ito pagalingan. Ito po ay aming pag-uusapan kung bakit tayo mayroong images at kung bakit tinututulan ng ating kaibigang Baptist yung ating mga images, no? Hindi po dito kung sino yung magaling, kung sino yung panalo, no? Kayo na pong bahala ang magtimbang sa aming usapan. Basta yung ating stand ay kung paano natin ipapaunawa, ipapaalam yung tungkol sa ating mga imahe na nakikita sa ating simbahang Katoliko, no? So maraming maraming salamat. Bro James, baka pwede kang magbigay ng konting mensahe habang hinihintay natin yung ating mga kaibigan dito, no? Lang po. Nawala yung picture, yung camera ko. Ah, nawala. Hindi, ayan, nakikita ka namin, bro. Parang ayan. Wala dito sa akin eh. Nasaan ba yung camera mo? Kangina, nakatutok sa'yo. Ang nandiyan dyan yung ano mo eh. Parang ano yan? Bahay mo ba yan, bro James? Hindi ko ma... Pinindot ko na. Ayaw pa rin. Nakarir yan, ano? yan. Yan na, okay na, bro. Kanina nakarir camera ka. Oh, ayan na, okay na. Ayan na, nakaharap na sa'yo yung camera. Kita ka na namin. Sige, bro. Okay. Bro, nirename kita ha, bro James. Sige po. Kasi baka matawag kang Red Mini Brother. Okay. Jan Sion Sul, gusto ko makipag-usap tungkol sa imahe. Actually, yan ang topic namin, Jan Sion Sul, no? Makinig gusto ka na yan, lang. Eh. Gusto mo, ikaw ang ine-next ko, iseset ka namin sa debater namin isa. Friendly discussion, Jan Sion, no? Kung gusto mo, iseset natin. Iharap ko sa isa pa naming mga si Brokaw. Pwede rin, no? Para kasi okay, stay bote kung gusto mo, no? Wag kang munang umano rito kasi amin tong usapan ni Bro James ngayon. Kung gusto mo Jan Sion Sul, bibigyan ka namin ng isang araw kung anong araw ang gusto mo na may kausap ka, no, about dyan sa ribulto. So ngayon, wag ka munang bumatin kasi itong si Brother James Orencia, siya yung kausap namin ngayon. So ngayon, kung gusto mong kami makausap, wag muna ngayon. Sa ibang pagkakataon naman, dito rin sa punto for a punto. Sa In Defense of the Truth at sa Puok Kamatuuran, yun okay, okay natin now. Gagawin. Okay. Oo, okay, Bro Mel, salamat. Yes. Bro Roland. Kapagpalang gabi, mga kapatid. Yes, kapagpalang gabi, mga kapatid. Yes. So maraming pagpapala, hindi lang gabi, kundi bukas at sa mga darating mga araw. Okay. Jan Sion Sul, no, iseset natin kung sino yung makakausap, makaka-friendly discussion about sa ribulto. Ay sabihin mo lang kung anong araw ka available, pero wag po ngayon, no, wag ka po muna ngayon magano kasi ito po ay aming pag-uusap ni Bro James Orencia. I-set po namin yung iyong araw, anong oras at kung anong gusto mo dito po sa aming In Defense of the Truth at sa collaboration with Pook Kamatuuran, no? Doon po natin gagawin. Wag po kayong mag-alala, Bro Jan Sion Sul.
Hindi ka po pagtutulungan dito gaya ng kay Bro James, no? Wala pong tutulong kay Bro James. Kami lang po nandito, moderator, si Bro James, yung mga nanonood, tahimik po yan, nakamute yan. Si Versus Nad na mag-ano lang siya, magta-timekeeper lang siya. Yun lang, no? Yun lang po ang ating gagawin. Walang ibang tutulong sa akin at walang ibang tutulong kay Bro James. Kundi yung amin lang gagamitin ay yung aming mga pag-uusap lamang. No, wala po. Even ang moderator, no? Hindi siya pwedeng tumulong. Ang gagawin niya lang ay to moderate, no? Kung kategoral yung tanong, kategoral yung tanong. Kung basta bawal yung ad hominem, no? Ilang minuto ba, Mr. Moderator? Ano ba, Bro James? Yung Bro James Oriencia. Oriencia, ano ba, DevCon ba ang gusto mong, ano, ang rules natin? Yung sa DevCon? Kayo pong bahala. Kung ano pa yung pwede. Basta bawal yung ad hom, categorical yung tanong, categorical yung answer, no? Okay, kung ano yung pwede tanong naman natin. Pwede rin naman yata, Bromel, yung rules ng puo kamatuuran. Okay, pwede rin. Ano ba yung rules, yes, mo? Pakibasa nga, Bro Roland. Kasi, okay. Sige, and okay. Okay, sandali ha. Sa atin, bro, sandali ha. Open ko muna, bro. Ang kaibahan lang sa DevCon saka sa puro kamatuuran, bro, yung sagot lang, no? Kasi sa puro kamatuuran, ginagamit natin 1-minute rule. Kapag lahat ng katanungan, kailangan sagutin sa loob ng 1 minuto kasi yung target namin doon. Masyadong, ano yan, ano lang, 20 seconds lang dapat. 20 seconds okay, lang. Yun nga, bro. Yung ginagamit namin doon is 1 minute kasi either tapusin mo hindi, meron kang 1 minute, pero depende sa'yo kung tatapusin mo yung 1 minute mo. Kasi so, after 1 minute, next question. Kung mahaba yung sagot mo, meron kang 1 minute, hindi ka lalagpas. Pero kapag yung sagot mo naman is hindi mahaba, hindi abot ng 1 minute, eh magbigay ka lang ng ano, ng tawag nito, hint ba na tapos ka na, or yun lang ang sagot ko, yun lang, ganun lang, bro, no? So rule number 1 natin sa puro kamatuuran, concentrate lang tayo, so focus lang tayo sa tema from constructive presentation hanggang cross examination, then rebuttal, then final stand. Sa tema lang talaga tayo, so about images lang. Number 2, so dapat irespeto ang moderator pag sinabi ng moderator na moderator's time or ruling, dapat yung mga speakers ay tatahimik na para makiter natin yung objection or yung hindi pagka unawaan, lalo na pag nagsasapawa na, no? Kung hindi talaga makinig, so meron tayong ping, no? So ganun. Tapos rule number 3 natin, yun nga, meron tayong dapat yung katanungan at saka yung kasagutan ay hindi lalagpas ng 1 minuto. No, okay. Pero kapag hindi umabot yung tanong mo sa loob ng 1 minuto, magbigay ka rin ng hint, no? Pakisagot, no? So tapos ikaw naman yung sumasagot, ay yung sagot mo ay napaka-iksi lang, sabihin mo naman na yun lang ang sagot ko, no? So yung number 4 natin, categorical question should be answered categorically. So kailangan sagutin muna categorical, either yes or no, then meron kang 1 minute to explain your answer. So kapag hindi naman umabot sa 1 minute yung answer mo sa categorical, yung explanation mo, magbigay ka rin ng hint na yun lang ang sagot ko, no? So number 5, wala tayong atake personal dahil ito ay religious debate. Dapat ang religious essence nito ay manatili. Atakihin lang yung argumento na mga fallacy, no, na estilo sa pagtanong at saka sa pagsagot. Number 6, maaari tayong makarecord, kanya-kanyang record or kanya-kanyang video sa mga speakers natin. Then number 7, yung video record na ating ginawa, eh dapat hindi i-edit na maging katatawanan na or yung mawala na ang religious essence nito. So kung ano yung live natin, yun din ang i-upload natin sa kanya-kanya nating mga channel. Amen. Number eight, kahit anong version, no, sa lahat ng version ng Biblia tatanggapin, either Catholic books na 73 books or 66 books ng non-Catholics tatanggapin. Pero kapag yung ginamit naman ng mga libro na Biblia, hindi naman alam naman natin na
or di, may duda tayong fake, kailangan mag-present tayo either screenshot, screen, meron man tayong screen sharing, no? So screen share natin para ma-verify natin kung ginamit talaga is a genuine or authentic Bible. Number 9, pag sinabi ng moderator na kailangan kailangan na sagutin yung katanungan, so kailangan sagutin yung katanungan. So kapag hindi naman pag umiiwas sa ano natin sa ating katanungan, eh dapat yung moderator magdeklara siya na hindi sinagot ang katanungan bago pa siya bago pa i-next question or magbigay ng ibang tanong. So itong sa rule number 9 natin, kapag paulit-ulit na tinanong tapos hindi pa rin siya sumasagot ayon sa ating tema, eh ang moderator may nagdeklara na hindi sinagot ang tanong, next question na, no? So ganun, 3 times lang 'yan mga kapatid. Pero itong rule number 9 natin, effective lang ito kapag yung rule number 10 natin, eh ano natin, kaya sinunod natin. Kailangan lahat ng katanungan ay sa tema lang or sa topic lang. So either pinamahayag mo yan o hindi, no? Ni-present mo yan o hindi, basta yung katanungan natin is nasa tema, kailangan i-apply natin yung rule number 9 na kailangan sagutin yung katanungan. So tapos yung last ano natin, yung number 11, lahat ng standard, may references ba kayo, Bradmel, no? Oh, okay lang po, meron. Oh yeah, okay. So yung debate natin dito according to Bible and references. So lahat ng katanungan, no? Lahat ng standard references ay tatanggapin, but if one of the speakers is a duda sa ginagamit basta na, ipapakita naman, ipapakita. Yes, yun nga, ipakita lang. Pag binasa, ipakita ganun. Yes. Ganun, Brother Mel. Ilan minutes yung constructive presentation na pag-usapan ninyo? Bro James, ilan ba yung gusto mong minuto na mag-stand muna tayo about sa ating topic? Ilan ba? Kayo po. Kayo 10 po minutes bahala. Lang? 10 minutes o 15 minutes? Kayo po bahala, sir. Okay, so ganito na lang, Bro Mel, no? Standard na lang tayo. 10 minutes na yung constructive presentation natin. Tapos 10 minutes yung cross-examination. Vice versa. Then pagdating naman sa rebuttal, una yung affirmative, 5 minutes or 10 minutes? Rebuttal, 10 minutes din. Tapos sa conclusion, 5 minutes. Okay, so may meron pa tayong sa rebuttal. So meron tayong cross-examination. Then sa final stand natin, una yung negative, 5 minutes. Yes. And no objection na yan, ha? Una yung negative si Brother James, tapos last yung affirmative si Brother Mel. So okay lang ba yan mga kapatid? Yes, okay na okay. Okay. Nantok ako. Okay na? Bro Kablaw, pwede ka mag-timer. Wala ka, hindi ka ba? Bro, ako na lang mag-timer, bro. No? Kasi, ikaw na lang po ba? Sige, bro. Kasi, para hindi na ako maka... Minsan kasi pag-iba sa online, may interrupt natin yung ano. Sige, bro. Kasi yung moderator magtatanong. Kasi sa akin kasi, kapag nag objection ng ano, sinasabi ko, kunwari, nag-objection siya ng 7 minutes. So, objection time, 7 minutes. Sinasabi ko na, no? Para sige. Wala ng ano. Para sige, wala sige. Ng tanungan, oo. Okay. Okay, salamat. Sige. So ano mag-start na to? Sis Malo, pwede pakita yung ano, yung screenshot kanina, yung screenshot. Sige. I-ano ko lang, i-screenshot ko lang para meron akong ano. Sige. Yan, very good. Okay na po, bro. Ayan na po. Okay. Wala ka audio. May nag-comment. Wala daw ako audio. Meron. May nag-comment. Wala daw ako audio. Meron po. Oo, yun nga. Kasi nagkaintindihan tayo tapos sila... Hindi. Yun ang ano dyan.
Okay na? Okay na po, Bro Roland. Gusto daw nila kasi okay na. Okay na po. Stop sharing ko na po ha. Sige, sige. Sige, sige. So, ready na tayo. So, ang mag-stand yung affirmative. Tama? Oo, siyempre. Okay, okay. Tapos, 5 minutes yung tanong. Okay. Amen. Hindi ko na siguro kailangan magsumblero. Okay na yan para makita. Okay na? Medyo okay naman yung ano natin. Okay, start na tayo. Sabihin nyo kung pwede na tayo mag-start para simulan na natin yung ating... Okay. Kunin ko lang yung ano ko, lapel. Sige, yung lapel mo. Sige, sige bro. Okay. Okay. So, hintayin natin si Brother James. Actually, itong si Brother Jason at James ba to? James. James. Pastor ka ba, bro? Pastor? Hindi po. Hindi. Ano lang? Ako ay isang normal lang na member. Normal. Parehas tayo. Normal din akong membro ng Katoliko. Tagalinis nga lang ako ng CR sa simbahan. Nagwawalis ng simbahan. Nagpupunas-punas na mga upuan. Mga ganun. Ganun lang. Oh, ganun lang. Okay. So, umpisa na tayo. Ano bro Roland, ready na? Okay. Sis Malu, yung oras, paki ano muna? Paki Sis Malu, nakatulog na ya itong may birthday na to. Sis Malu, yuhu! Off cam lang kami. Oh, itinatanong ko yung oras kung ipapakita mo. Okay na ba? Hindi, si bro Roland, wala problema. Ako na bro. Ako na bro. Oh, sige sige bro, Steve Bote. Okay. Hindi, si Bro Roland. Si Bro Roland. Sige. Para kontrolado niya. Naso ganda, ipakita mo rito para naman makita ng mga viewer natin na hindi natin... Hindi may share screen. Wala namang, walang problema kay Bro Roland. Okay lang sa'yo, Bro James, na yung sila mag-ooras? Kailan po? Okay lang. Kasi okay. Kasi mamaya may mga comment doon na yung oras dinadaya daw natin. Ganyan. Question teritoryo natin. Kasi ayoko nung merong bintang na ano, no? Kaya para mawala yung pagdududa, baka sabi, kaya nyo dinala rito sa teritoryo nyo kasi dadayain nyo lang. May mga ganun baga na para maiwasan natin. Gusto natin maipakita natin. Si Ichi, Bro Ichi Ping, baka pwede mo ipakita yung orasan dito kung meron kang orasan. Para naman meron. Oh sige, yan pala, meron oh, ipakita mo para naman sasabihin ng mga nanonood dito kaya nandito sa teritoryo ng kamatuuran ng Poco Maruto at ng Magano. Hindi bro, Mel, okay na si okay Bro Roland kasi kontrolado ako niya. Dapat may clearing kayo. Ipapakita nga yung timer din. Plus ganda ipakita mo rito para naman makita na. Yung video ipapakita sa share screen. Iaano sa screen yung video, yung sa video natin, yung oras. Kasi alam mo naman yung mga nagko-comment sa labas. Iaano makashare screen. Mawawala kay lahat, maliit lang. Kahit igaganon lang sa ano, pagka ano, ipapakita lang na ganon habang umano, tapos papakita uling ganon. Hindi ba pwede yung ganon? Yung ipapakita mo lang na ganon yung cellphone mo. Sandali bro ha. Hindi kasi yung yun? Sa akin dito bro. Bro, sa akin dito kung... yung ewan ko lang kung makita yung ano no kasi ito monitor yung gamit ko dito bro. Ayan ito yung parang ano ganyan no yung papakita ni Ichi oh pakita mo yung ayan oh parang ganyan lang papakitang ganyan no ayan ay ganyan para naman sabihin na hindi natin to diluluto ganyan alam mo naman yung ating mga kaibigan na nasa comment section sasabihin ang haba ng tanong natin yung oras natin yung sa ating kaibigan sa kabila ay mahigsi no okay ni bro Mel kasi ano na magna 9 o'clock na Ikine-clear ko lang si Smalo para naman walang masabi yung mga nandito kaya gusto ko talaga parehas na ipapakita. Kasi alam mo naman yung pagka medyo halimbawa kakaroon ng depresya, ganun ang gagawing palusot para wala nang lusot-lusot. Ganun lang naman yun, sis Malu. Okay lang sa'yo, bro James. Kung di natin maipakita yung oras, may mag-o-oras naman. Okay lang po, okay lang po. Ayan na, siya na yung nag-okay na. Okay na, sige. Start okay. Na tayo.
So, tingin na lang kayo sa camera, Bro Mel, kasi magsisignal ako ng 5 minutes. Okay. 2 minutes, then 1. 10 minutes ako, okay. 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 So, magandang gabi sa ating lahat. Okay? Magandang gabi sa ating lahat. Welcome. Hindi muna mo sa... tayo magpe-prayer, bro. Prayer muna tayo para mas maganda. Sandali, bro. Okay, so magandang gabi sa ating lahat. So welcome sa End Defense the Truth and collaboration with Purok ng Katotohanan or Purok Kamatuuran. Defense Service Bilom Battle of the Defenders, no? Merong magdebate ngayong gabi si Brother Melchor Manalili, isang defensor Katoliko ng Roman Catholic Church, isang Catholic apologist, no? Versus Brother James Orenciada ng Baptist Church, isang defensor ng Baptist Church din. Okay, ng isang Baptist apologist ng Baptist Church, no? Brother James Orenciada. So yung debate ngayon didebatehan na, it's all about images, no? Sacred images. So yung mag-affirmative niyan ng kapatid natin si Brother Mel, Brother Melchor ng Defensor Katoliko. At tapos yung negative naman ngayon ay walang iba yung Baptist apologist natin na si Brother James Orenciada. So bago mag-start as formal nating i-open sa panalangin, may I request the affirmative side, Brother Mel, for opening prayer. Sis Malu, pwede kang mag-prayer, sis. Okay, Sis Malu. Sige po. So, let's pray po mga kapatid. Hingin natin ang banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat aming Panginoong Diyos sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob mo po sa amin sa mga oras na ito, higit lalo na po ang biyaya ng buhay. Panginoon, sa mga oras nito, ilukob mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu upang ang gagawing pag-uusap po ng bawat panig ay isang makabuluhang usapan upang maipahayag ang lubos na katotohanan. Naway kapulutan ng aral, kapulutan ng pampalakas ng aming pananampalataya ang gagawing usapan po ito. Naway gabayan mo po ang bawat isa sa amin, ang dalawa po nating maginoong mag-uusap at ang ating pong moderator. Nawa po Panginoon ay ilukob mo po sa amin ang iyong banal na presensya upang lubos namin na maunawaan at maipahatid sa lahat ang katotohanan. Ikaw na po ang bahala sa aming Panginoon. Ito po ang aking samot na langin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus kasama ng Diyos Espiritu Santo na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Ng Ama, ng Anak, Amen. 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 Okay, maraming salamat Sis Malu. Okay, so sa lahat ng nasa chat room na ng In Defense the Truth at Purok Kamatuuran. So welcome sa ating lahat. So ano pa ba natin ang rules, Brother Mel? Napag-usapan okay na, naman natin. Okay na natin. Okay. So pagkatanong, 1 minute ba yung extend ng ano yes. ng okay, oh, sige. Sige, salamat. Lahat 1 minute. Parang okay, kasi so... 5 minutes kasi yung tanong eh. 5 minutes. Pag tumakbo okay yun, lang, di kakain ng oras yun. Kakain ng oras yun. Parang magiging 5 tanong lang yung ano, isang ano, di ba? Dapat 20 hindi, seconds bro, para dumami yung tanong. Okay. Kayo bro. Wala sige, problema ano, sa... Ganun no, 20 seconds lang no, para dumami yung mga tanong natin, ano? Bro James? Bilang oh sige yan. Okay lang 20 seconds lang orasan mo lang. Okay. Okay, sige, walang problema no. 20 sige. Seconds yung ano. So 10 minutes yung ano natin. So merong change sa rules natin. So umpisahan na natin. Okay. From affirmative side na ngayong gabi, Brother Melchor Manalili ng Catholic Faith Defender. Okay, go ahead Brother Mel, kung ready ka na, meron kang 10 minutes sa yung constructive presentation. Okay, so magandang gabi sa lahat ng ating mga subaybay, lahat ng mga nandito, lalo-lalo na sa ating kaibigang si Bro James, no? Salamat. Actually, si Bro James ang nag-propose ng topic na ito noon pa to, no? Hindi na lang namin natuloy, ngayon na lang namin muli natuloy, siguro sa pagiging busy namin. Ang topic namin ay tututulan niya yung ating mga images na atin namang ipagtatanggol
kung bakit ang simbahang Katoliko ay may mga images sa ating simbahan. Actually, itong images na to, hindi naman ito kinikilala na mga Diyos, no? Take note, wala tayong katuroan sa simbahang Katoliko na ang mga images sa loob o nakikita sa mga simbahan natin sa loob at labas ng simbahan natin ay mga Diyos-Diyosan. Hindi natin to kinikilalang mga Diyos. Kung hindi, kinakilala natin to na mga hero of faith o mga huwaran sa kanilang mga dakilang pananampalataya, no? Kung bakit meron tayong mga imahe ng mga banal sa loob ng simbahan. Dahil para pag nakita natin yung mga imaheng ito, ay maaalala natin ang kanilang mga dakilang pananampalataya nung sila ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa. At wala pong tinuturo ang ating simbahan na ito ay sinasamba bilang mga Diyos-Diyosan o Diyos, no? Ito po ang aming Catechism of the Catholic Church na nagpapatunay na hindi po yan sinasamba bilang mga Diyos. Okay. Sabi dito, ang mga larawang sagrado, paragraph Catechismo, paragraph 1159, no? Ang banal na larawan, ang icon ang tawag, hindi idol. So malinaw, no? Icon. Liturhiko ay naglalarawan higit sa lahat kay Kristo, hindi maaaring ilarawan ng Diyos na di nakikita at di naunawaan sapagkat sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, sinilimulan ng isang bagong ekonomiya, kaayusan ng mga larawan. Dahil ang anak ng Diyos na si Jesucristo nagkatawang tao, siyempre makikita na siya, no? Mahahawakan, mahihipo, makikita. Kaya nagkaroon siya ng larawan dahil ang anak ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ayon niya sa banal na kasulatan. Nang ibang panahon, ang Diyos ay walang katawan. Sabi dito, larawan, hindi maaring ilarawan sa mga imahe. Ngunit ngayon ay napakita na may katawan at nabuhay sa piling ng tao. No, nagkatawan, no, yung tinatawag nating incarnation. Ayan, kaya nagkaroon ito ng katawan ayon sa turo ng ating siban. Nang walang takip ang mukha, pinagmasdan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Yeah. 1160, paragraph 1160, ganito ang sabi. Ang sining ng icon Kristiyano ay naglalarawan sa paraan ng imahen. Ang mensaheng ebanghelyo samantalang ang banal na kasulatan ay naghahatid sa paraan ng salita. Ang larawan at salita ay nagpapaliwanag sa isa't isa. Upang ihayag ng hindi kaunti ang ating pananampalataya, iniingatan natin ang lahat ng tradisyon ng Iglesia Katoliko, sinulat man o hindi isinulat, na tinuturo sa atin ng walang pagbabago. Ang isa sa mga ito ay ang paglalarawan ng mga imahen na nakaakma sa pangaral ng kasaysayang ebanghelyo. Sinasampalataya natin at natotoo at di sa anyo. Ang Diyos Berbo ay nagkatawang tao na pakikinabangan sapagkat ang mga bagay na di lumiliwanag sa isa't isa tiyak na may kahulugan sa isa't isa. Ayan. Kaya pala tayo mayroong mga imahe ay nagpapakita na may mga pinapawag itong mga symbolical figure, no? May mga inilalarawan doon sa mga larawan na iyon. Kung ano ang mga ibig tukuyin ng sining o mga artist na gumawa ng mga larawan ng mga banal na ito. 1161, no? Ang lahat ng tanda ng pagdiriwang ng liturika ay tumutukoy kay Kristo. Gayon din naman ang mga banal na imahe ng kabanal-banalang ina ng Diyos at ng mga santo, sa katunayan ipinapahiwatig si Kristo na maluwalhati sa mga ito, no? Ipinapakita ang ulap ng mga saksi. Hebrews 12:1, no? Tayo ay napapalibutan ng maraming saksi, no? Surrounded by witness. Sino itong mga witnesses na to? Ito yung mga martyr, no? Sa wikang, ano, no? Martyr, no? Martyr. Sa wikang Hebrew, martyr ba? O sa wikang Latin? Ay, Hebrew. Greek pala, Greek. Okay, martyrus, no? Martyr. Na walang tigil na nanamagitan para sa kaligtasan ng sanlibutan at sa mga nakasanib. Lalo na sa pagdiriwang ng sakramental, sa likod ng mga icon ay ang tao na kawangis ng Diyos na sa wakas nagbagong anyo sa kalarawan niya. Kaya nga, yung anak ng Diyos, sabi nga, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Dahil nagkatawang tao ang Diyos, natural, makikita siya, mahahawakan, mahihipo. No? Na nahahayag sa pananampalataya, sampu ng mga anghel na pinag-isa rin kay Kristo. So dito natin makikita, no? Sa 1161, ito ang sabi.
Ibababa ko na bilang pagsunod sa aral kaloob ng Diyos sa mga santos, padres at sa tradisyon ng Iglesia Katolika, yayamang kinikilala natin na iyon ay Espiritu Santo na nanahan sa Iglesia. Ipinapaalam namin ng tiyak at buong ingat na ang mga banal at pinagpipitagang imahe tulad din ng imahe ng mahal at nagbibigay buhay sa krus, no, na pinapintado sa mga mosaiko at ibang material ay itanghal sa mga banal na simbahan ng Diyos, sa mga sagradong mga baso at ornamento, sa mga pader at kwadrado, sa mga tahanan at mga daan. Tulad din ng mga imahe ng ating Panginoong Diyos at tagabaligtas na Jesucristo, ang mga larawan ng ating mahal na ina, ang kalinis-linisang ina ng Diyos, ang lahat ng mga banal na anghel at lahat ng mga santo at mga banal. 1162, ang ganda at kulay ng mga imahe ay nagagayak ng aking pananalangin. Isang pista para sa aking mata tulad ng pananaw sa bukirin na naghihikayat sa aking puso na nagdudulot ng dangal sa Diyos. Yan yung sinasabi ni St. John Damascene, no? Si St. John Damascene, nabuhay ito ng 6 to 7 century, no? Nabuhay ito, ito yung kanyang sinabi, no? Ang ganda ng kulay ng mga imahe, no? Si St. Damascene to, na nagagayak ng akting panalangin, isang pista para sa aking mata tulad ng pananaw sa bukirin ay naghihikayat sa aking puso na nagdulot ng dangal sa Diyos. Yan ang sinasabi ni St. Damascene at yan ay mababasa natin sa church history. Yung sinasabi nito ni St. Damascene na talagang hindi tutol ang mga early Christian church sa mga larawan ng mga banal at sa mga imahe, no? Even si St. Damascene during the time ng 7th century, naabutan nito yung panahon ni Leo the Arsurian. Ito yung iconoclast, no? Sabi nito, ang pagmamasid sa mga banal na larawan na may lakip na pagdidili-dili sa salita ng Diyos at awit na mga himno liturhiko ay bumubuo ng isang tugtugin na mga tanda ng pagdiriwang upang ang misteryo ng dinaraos ay makintal at maalala ng puso at saka isalin sa panibagong buhay ng mga binyagan. No? So walang sinasabi rito na ang mga larawan ay sinasamba kung hindi binibigyang lugod, binibigyang respeto ayon din sa susunod kong babasahin. Sabi dito sa CCC, paragraph 231. Ang pamimintong Kristiyano ng mga larawan ay hindi labag sa unang utos na nagbabawal ng mga idolo. Sa katunayan, ang dangal na pinapatungkol sa isang imahen ay nauwi sa modelong inilalarawan. Kumbaga, ano sila yung mga icon nga, yung mga modelo. Halimbawa, ang modelo ng pagiging isang huwarang bilang pare, si St. John Vianney, no? Yun ang ating nilalarawan. Pag nakita natin si St. John Vianney bilang isang modelong pare ang inilalarawan niya, no? Yung mga ganon. Ang gumagalang sa imahen, hindi sinasabing ang sumasamba sa imahen. Malinaw ang turo ng simbahan, ang gumagalang, hindi sinabing sinasamba, no? Ang gumagalang sa imahen ay gumagalang sa persona ng inilalarawan. Kung ginagalang natin, nirerespeto natin ang imahen ni San Roque, ni Mama Mary, kung ano-ano mang mga imahen dyan, ay gumagalang at rumirespeto sa kanila ayon sa ating katuroan. Sabi rito, ang gumagalang sa imahen, gumagalang sa persona ng inilalarawan. Ang dangal na pinapatungkol sa mga banal na imahen ay isang mapitagang larawang hindi pagsamba. Ang linaw, no? At tanging ukol lamang sa Diyos. Isipin nyo, no? Iginagalang at ang sabi, hindi pagsamba. Ayan, andito naka-highlight, no? Walang sinabing pagsamba kundi ginagalang at hindi pagsamba. Ayan, binasa ko, no, para ipakita natin na pag bumasa tayo, ipapakita din natin para sabihin natin na hindi naman 'yun gawa-gawa lang ni Brother Mel. Ito po, mababasa po 'yan sa paragraph 2132 ng aming Catechism of the Catholic Church. Ang sabi doon, gumagalang sa larawan, gumagalang din sa inilalarawan ito at hindi pagsamba sa larawan. Kung hindi, tanging sa Diyos lamang ang pagsamba.
ang ginagawa ng aming simbahan, ang mga ginagawa ng mga Katoliko ay hindi sinasabing pagsamba, kundi paggalang, pagrespeto at pagbibigay pugay doon sa inilalarawan ng larawan. Hindi po idolatry yung nakikita ninyo sa aming simbahang Katoliko, kundi pagbibigay pugay, pagbibigay kapitapitagan dahil sa kanilang ipinamalas bilang martir at bilang mga witness ng Panginoon, nararapat lamang sila'y igalang at irespeto. Salamat! Okay, maraming salamat, Brother Melchor Manalili ng Catholic Faith Defender. So, punta naman tayo ngayon sa ating cross-examination, no? Na gagawin ng ating kapatid na si Brother James na isang Baptist apologist. Brother James, ready ka na, Brother James? Opo, opo. And meron kang 10 minutes for cross-examination. Tapos 20 seconds yung sagot para maraming tanong. Okay. Yes. So, meron tayong categorical answer, question. Should be answered categorically. Then lahat ng sagot natin, like 20 seconds na lang, Brother Mel. Okay, so, proceed na tayo sa cross-examination. Pagka sumagot ako, or asan mo kung 20 minutes, pagka 20 seconds. Pagka 20 seconds, yes. Stop the clock, next question, gano'n na. Salamat. Okay. Yes. Okay, mara. Okay, Brother James ng Baptist Church, ready ka na, brother? Opo, ready na po. Kung ready ka na, magsisimula ang yung 10 minutes na constructive presentation. Go ahead. Yung cross-examination. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat, kay Kuya Melchor at sa moderator sa lahat ng nanonood. Ito po yung pinakauna ko pong question. Sabi na po ni Kuya kanina, ni Brother Melchor, di nila kinikilala ang mga imahe na mga Diyos. Yes. Opo, tama po ba? Tama, yes. Ayon mismo sa aming katuruan ng simbahang Katoliko, hindi kinikilala bilang mga Diyos at Diyos-Diyosan. Sila ay kinikilala bilang mga huwarang lingkod ng Diyos na dapat tularan ang kanilang pananampalataya. Okay po. So ibig sabihin po, linawin ko lang po, yung pag-venerate po ninyo sa mga saints, sabihin po natin ganun, ito ay hindi dahil sila ay may supernatural or merong divine perfection? Okay, correct. Sila ay bine-venerate, gaya na rin na lumabas sa bibig mo, no? Bine-venerate. Sa'yo na nang galing, bine-venerate, no? Bilang pagbibigay pugay, paggalang, dahil sila ay mga naging lingkod ng Diyos. At dahil sa kanilang pagiging tapat sa pananampalataya, sabi nga sa Roma 8:30, at sila ay nakibahagi rin ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Sa Roma 8:30. Okay po. Next question po. Bine-venerate po ba sila dahil sila ay merong divine perfection at supernatural quality or hindi? Okay. Bine-venerate sila dahil sa kanilang kapananampalataya at dahil sila ay nagkaroon din yung tinatawag nating nagkaroon din sila ng kabahagi ng kaluwalhatian ng Diyos ayon sa Roma 8:30. Pwede ba nating basahin? Bro, stop mo na yung clock niya para okay, pwede ko bang basahin, bro, kung papahintulutan mo? Na sila ay nakabahagi din kung bakit sila bine-venerate. Pwede po ba? Pwede ba, bro? Okay, James? Next question po. Medyo maubos po tayo ng time. Okay, moderator's time. Okay. 8 minutes and 5 seconds yung requesting stop the time, no? So continue tayo. 8 minutes and 5 seconds. Go ahead. Sige po. So tama nga po na hindi po sila bine-venerate ayon sa kanilang divine qualities. Ay, di pala. So hindi po sila bine-venerate dahil doon sa meron silang divine perfection at supernatural qualities. So, hindi po dahil doon. Okay, bine-venerate sila dahil sila ay nakabahagi din ng kaluwalhatian ng Diyos. Basahin ko 8:30 ng Roma, no? Ang mga pinili niya noong panguna ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay karanya ring pinawalang sala at ang pinawalang sala ay kanyang binahagian ng kanyang kaluwalhatian, no? Dahil ang mga ito ay tinawag ng Diyos, pinili, binigyan ng kaluwalhatian. 'Yon ang bine-venerate sa kanila. Hindi yung divine perfection na sinasabi mo, sa Diyos lang yung divine perfection na 'yon. Okay po. Maraming salamat po. So sabi niyo po kanina, hindi niyo po kinikilala ng mga Diyos. Si Kristo po ba kinikilala niyo pong Diyos? Yes.
Yung mga banal, hindi namin kinikilalang Diyos. Pero si Kristo, 100% kinikilala naming Katoliko, na mga Katoliko na Diyos. Okay po. So, kung si Kristo po ay kinikilala po ninyo na Diyos, gumagawa po ba kayo ng mga imahe ni Kristo ayon sa Catholic doctrine? Yes, gumagawa kami kagaya nito. Ayan, nakita mo to. Meron. Ayan, gumagawa kami. Okay, pero hindi namin sinasamba bilang Diyos-Diyosan o bilang Diyos. Kung hindi inilalarawan, no? Kundi inilalarawan. Ayan, pero kami, ayan, no? Okay? So, sino po ang sinasamba ninyo? Si Kristo o yung larawan? Yung Kristo na nandoon sa langit, ito lang ay inilalarawan gaya ng binasa ko sa CCC, di ba? Ang sabi, ang linaw-linaw, di ba? Binasa ko dito, no? Yung inilalarawan ay binibigay pagpupugay doon sa inilalarawan. Yung larawan ay binibigay pugay doon sa inilalarawan. Ayon sa aming katuruan sa simbahang Katolik. Okay. Okay po. So, kung tinatanggap po ba ninyo na pwede niyong sambahin si Kristo? Kahit hindi niyo na kailangan yung larawan dahil ang sinasamba ninyo, hindi naman yung larawan kundi si Kristo? Wala namang problema doon. Pwede namin siyang sambahin. Halimbawa, kung tayo ay nasa gitna ng dagat, di ba? Nakasakay tayo ng bangka, wala naman tala tayong dalang mga icons doon. Pwede naman natin siyang tawagin doon, no? Hmm. Pero kung may nakikita tayo mga images sa ating simbahan, eh wala rin problema dahil may mga images, no? Iyon tinatawag natin. Next question. Oh, okay, sige. Okay. Sa makatawid po, pwede po pala na ang Katoliko sumamba ng diretso kay Kristo at hindi na po niya kailangan ng larawan sa panghabang buhay niya. Okay, sinabi ko pwede. Depende yan sa sitwasyon. Halimbawa, umakyat ka sa bundok, missionary ka, wala kang dalang larawan ni Kristo na dala-dala mo, pwede kang dumirek sa Diyos na walang ano. Ngayon, kung meron kang dalang imahe, ipatong mo lang dyan, mag-prayer ka, wala namang problema. Kaya meron o wala, walang problema sa Katoliko. Gaya na sinasabi ko, sa bundok, kung wala kang dalang larawan, wala namang problema bilang Katoliko. Okay po. Sige okay. Po. So kung yun po ang kahulugan na hindi na po kinakailangan at kaya na palang makasamba kay Kristo, at hindi na kinakailangan pala ang imahe, so bakit pa po ninyo dinidepensa ang pagkakaroon ng imahe? Okay, wala ko sinabing hindi na kinakailangan. Ang sabi ko, depende yan sa pangangailangan mo. No, hindi ko sinabing hindi na kinakailangan. Sabi ko, example, nasa bundok ka or nasa gitna ka ng dagat, wala kang dalang imahe. Siyempre, magdadasal ka dahil wala kang dalang imahe. Pero pag nasa loob ka ng simbahan, wala rin problema dahil nandoon na yung mga imahe. Yun ang ibig kong sabihin. No? Wala ko sinasabi na hindi na kailangan. Yun ang sagot ko. Okay po. Halimbawa po, ako po ay Katoliko. Hmm. Sasamba po ako ng diretso kay Kristo kahit may imahe po sa gilid. Hindi ko na kinakailangan yung imahe sa gilid, pero si Kristo lang ang aking diretso. Pwede po ba yun kahit hindi ko na kailangan yung imahe? Unang-una, meron kang imahe dyan, eh ibig sabihin, kailangan mo rin pala kasi naandiyan dyan yung imahe sa harapan mo. So, ibig sabihin, gumagamit ka rin ng imahe. Kahit na doon ka nakatingin, sabi mo, sa gilid, may imahe ka, gumagamit ka pa rin ng imahe. Kasi sabi mo, bilang Katoliko, nanya dyan yung imahe, pwede po ba akong sumabak? So, pwede rin. Bakit? Kasi may katabi ka pa rin imahe. Ikaw na nagsalita niyan. Ibig ko pong sabihin, halimbawa, may imahe sa gilid, hindi ko na po siya kailangan sa buong buhay ko, pero Katoliko ako, halimbawa. Pero sa Diyos po ako diretso, hindi ko na kailangan pansinin yung imahe. Kahit may imahe dyan, dalawa o tatlo, hindi ko na kailangan, pero yung si Kristo lang diretso, pwede po ba yun? Hindi Katoliko yung ganung unawa. No? Hindi Katoliko. Kasi ang Katoliko, hindi tinatabi sa gilid yung imahe, inilalagay sa altar. So yung unawa, hindi Katolikong unawa yan. Unawa yan ng ibang sekta. Kasi ang aming mga ribulto, hindi nasa gilid, nakalagay yan sa altar. No? Okay. Kaya hindi yan isipan ng Katoliko. Isipan mo opo, yan. Opo. Ibig ko pong sabihin, kahit ako'y diretso sa Diyos na sumamba, at hindi ko na kailangan yung tatlong imahe dyan, tatanggapin ko ba ni Kristo yun? Kahit hindi na kailangan yung tatlo na yun, tatanggapin ko ba ni Kristo? Tatanggapin yun dahil unang-una, meron ka palang tatlong imahe dyan, no? Walang problema. Tatanggapin yun kasi may imahe ka rin dyan, sabi mo, tapos sumasamba ka sa Panginoon. Kaya sabi ko sa iyo, yung larawan na sinasabi mo nasa tabi ng gilid mo, ayan ay inilalarawan ng tunay na nandoon sa langit na siya ang tunay na larawan. Ibig sabihin, sa tabi mo, nandiyan dyan, ibig sabihin, ginagamit ko pa rin kasi nasa tabi mo eh.
Okay, yun ang sagot ko. Okay po. Sige po. Last two minutes. Okay po. Medyo wala ka na ganun. Naman ang oras. Okay po. Okay. So, sige. ibig sabihin, pwede nang i-accept ni Kristo ang aking pagsamba na hindi ko na kailangan lumingon sa imahe, kundi diretso sa kanya. Tama po ba yun? Okay. Yan ay tama sa unawa ng mga hindi gumagamit ng mga imahe. No? Pero sa amin, hindi ganun ang aming unawa bilang Katoliko. Yun ang sagot ko. Sa inyo, unawa niyo yan. Tama yan sa inyo. Okay, pero time, sa amin, question. Sa amin, hindi ganun ang unawa namin. Yan ang sagot. Ibig ko pong sabihin, sir, ibig ko pong sabihin, accepted na po ba yun ni Kristo? Sa unawa niyo. Oh, teka lang po. Opo, wait lang po. Hindi ko po tinatanong sa unawa ko po. Okay, wait lang po ha. So, accepted na po ba yun ni Kristo? Na? Yung pagsamba ko sa kanya? Na kahit hindi ko na kailangan yung tatlong imahe kung saan man, pero accepted na ba yun ni Kristo yung diretso lang sa kanya? Accepted na ba yun ng Panginoon? Walang problema, accepted yan. Kahit nasa tabi mo yung tatlong larawan na sabi mo, dahil gumagamit ka pa rin ng larawan na nasa tabi mo, accepted niya yan. Dahil hindi ka naman sa larawan nagdadasal kay Kristo eh. Ganon din ang aming unawa na hindi kami dumireta sa larawan, kundi doon sa inilalarawan. Pares wala tayo ng iniisip. Salamat, Bro James. Okay accepted po. Ngayon, okay po. So kung accepted po pala yung aking pagsamba kay Kristo ng diretsyo, hindi ko na kailangan mag-venerate ng imahe, bakit pa po ninyo dinedepensahan ang pag-venerate ng imahe kung pwede na naman palang dumiretsyo kay Kristo sa pagsamba? Okay, sinasabi ko na sa iyo, no? Bakit kami nagagamit? Ikaw din mismo, ayon sa iyo, gumagamit ka ng tatlong imahe na nasa tabi mo. At nang matawag ka sa Diyos. Therefore, kahit ikaw pala, sa iyong example, gumagamit ka rin ng imahe. Di ba sabi mo, may tatlo kang imahe dyan, tapos tumatawag ka kay Kristo. So parehas lang pala tayo. Walang problema. Kaya namin okay. Dinidepensahan yan dahil okay yan po. Ay pag-venerate. Yun ang salamat. Salamat okay. Din, no? Meron ka rin pala okay, moderator's dyan, time. Okay. Moderator's time. Last okay. Question na tayo mga kapatid and last answer na rin para sirado isa na lang, tayo 10 isa minutes. Na question. Oh, sige. Sige. Yes, last isa question na and last answer na lang mga 20 okay minutes. Go ahead, okay. Brother James. I-clear ko po yung tanong kasi nga po, okay. Hindi ko naman sinabing gumamit po ako. Linawin ko lang po, linawin ko po. So, ito po yung notion, hindi ko na po kailangan gamitin. Okay po? Hindi ko na po sila kailangan gamitin in ever since in my life or whenever. Hindi ko na kailangan, pero diretso lang ako kay Kristo. So, wala pong problema doon na dumiretso kay Kristo kasi hindi ko na kailangan yun. Bakit pa po dinedepensahan po pa po yung pagbibinerate okay, sa imahe okay. Kung pwede na mo palang dinagamitin? Okay. Ikaw ang may sabing hindi pwedeng hindi na kailangan gamitin kasi sa amin ginagamit namin 'yan bilang pag-venerate at pag nakita namin lalo-lalo na ito naaalala namin kung paano tinubos ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan nito naaalala namin kung paano tinubos ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan kasi pagka nakikita namin ito naaalala okay, natin yung pagtubos ng ating Panginoon kaya paano mo maaalala yung pagtubos kung hindi mo makikita to. Okay, time, diba? Time. Okay, yun ang sagot ko. Hindi pwedeng okay, hindi maraming... ka gagamit nito. Salamat. Okay, maraming opo. Salamat, Brother Mel, ng Catholic Faith Defender sa iyong mainit na mga sagot, sa mainit na tanong na galing kang Brother James, ang isang Baptist apologist. So, inom muna kayo ng konting tubig dyan, mga kapatid. Basa muna tayo ng ating mga... shout-out muna sa ating mga... sa ating mga live viewers ngayon. So far, meron tayong 76 live viewers, 727 shares, no? So, shout out kay Brother David Jefferson Kalumpang. Sabi niya, okay, so hindi ko lang to babasahin yung komento kasi sagot niya ito sa isang viewers din. Shout out kay Dino M. Diaz. Dati ang Katoliko 100 lang ngayon. Marami ng daan. Okay, so, Johnny, okay, sa Brother Johnny, Hobart Blame, Max, kahit ang simbahan nyo may krus, kaninong krus ba yan? Okay. Sheila Marie Obiado, Jepolo example. Okay. Okay, so si brother ano pa rin? So, shout out kay brother Jason Runquillo, gumamit din pala si James ng imahe. Tatlo pa. Okay, maraming salamat Jason sa iyong komento. Okay, so basahin natin yung iba. Shout out kay Sister Amarillas Lajera, totoo po yan, di na po kailangan ng imahe o larawan sa pagsamba kay Kristo. We must directly worship
God in spirit and in truth without using graven images. Okay, okay, so ito, balik na naman. Okay, so draw magante, hindi naman problema yon kasi yung panalangin ay hindi naman napupunta sa imahe, kundi doon sa nirepresenta ng imahe. Ngayon, kung walang kwenta sa iyo ang imahe, nanguhulugan na hindi mo binigyan ng apagalang si Kristo. Okay, so last ano natin, shout out kay Nervin J. Jacinto. Okay, saved by God grace. So pwede pala na picture ng nanay mo ilagay mo sa altar, tas dasalan mo total, hindi naman yan ang larawan nga banal at ni Jesus. Okay, maraming salamat. So proceed tayo sa ating negative stand ng ating kapatid niya si Brother James ng Baptist Apologist. Brother James, ready ka na sa iyong 10 minutes na negative stand? Opo. Thank you po. Kung ready ka na, Brother James, mag-start ang iyong time kapag ikaw ay mag-start na magbigay ng iyong presentation. Thank you po. Maraming salamat po ulit, Brother Melchor, Roland sa mga nanonood, at saka kay sa moderator po. So yun po, gusto ko lang pong linawin dun sa nag-comment na gumagamit ako ng imahe. Hindi po ako gumagamit ng imahe sa pagsamba po. Yun ay pagtatanong ko lang kung tested ba na hindi na kailangan, pwede nang dumirekta. Okay naman po, agree naman po si Kuya Melchor doon na pwede nang dumirekta kahit hindi na kailangan paggamitin yung imahe. So agree naman po siya doon at opo, agree naman din po ako doon sa diretsyo na hindi na kailangan doon sa imahe. So hindi po, wala po akong sinasabi na gumagamit po. Hindi po, ibig ko lang pong linawin. Hindi po, ang ibig ko lang pong sabihin doon po sa topic namin is veneration of images. Honestly po, wala po akong nabasa sa Bible yung salita pong veneration. Maski i-link po sa Hebrew na may lalabas na veneration sa imahe, sa isang talata, no, andun yung salitang veneration sa Hebrew at andun din yung images na ibibinerate po yung images sa Hebrew, masoretic text Hebrew isang talata, wala po akong nabasang ganun, kaya hindi po kami gumagamit ng ganun ng mga imahe para sa pagsamba sa Diyos. Yun po. So, dahil kami po naniniwala bilang isang Kristiyano na Baptist ay pwede na pong tanggapin ng Diyos ang mga panalangin, pagpupuri na hindi naman kinakailangan ng imahe kasi wala naman pong nakakita sa Diyos eh. Sa atin eh. Wala naman sa atin ng mga Katoliko, Baptist ang nakakita sa kabuuan ng anyo ng Diyos. Maski nga kay Kristo, di natin siya nakita. So paano natin i-represent yung imahe niya? Iba-iba nga po yung kulay doon. May itim, may sobrang puti. So hindi ko magets kung alin doon. Diba po? Ngayon po, ang sabi po ng Bible, no, ang sabi po sa Philippians 4 verse 6, mga kaibigan, be careful for nothing sa King James Version, but in everything, by prayer yan, and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto image. No, be made known unto God. Yan po. So ang Diyos po ang makakarinig, direct po nating ibigay daw, let your prayers, supplications be made known unto God. Yan po. So wala pong image po dyan na nakalagay. Yan. Kaya naniniwala po kami, pwede pong dumiretso na manalangin sa Diyos. Kasi Diyos naman po ang dapat paglingkuran, sabi po sa napin ko lang po, hawit lang. Matthew 4:10, nasabi po sa Matthew 4:10, then said Jesus unto him, get thee hence Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. So ang dapat lang po daw nating iserve only monos, sa Greek monos only. So siya lang po ang ating paglingkuran, to the point na ito'y isang uri ng pagsamba. Okay? Kasi pwede naman tayo maglingkod sa kapwa natin eh. No? Pero hindi yun siya isang uri ng pagsamba. Ang nauukulan lang po na tangi lang sa paglilingkod na may pagsamba ay ang Diyos lang. Ayun po. So siya lang po ang paglingkuran na may pagsamba according po dyan at hindi po sa imahe. No? Dahil ang pagpapanalangin kasi sa Biblia, lalo na pagpatungkol sa isang kumikilalang may Diyos, ay pagsamba kasi yun eh. Sa Isaiah 44:17, and the reason thereof, he maketh a God, even his graven image, he falleth down unto it, and worship it, and prayeth unto it. So, kapag yung isang tao kumikilala ng isang Diyos, yung kanyang pagpapanalangin doon ay pagsamba. Pero ang sabi ng Bible, dapat ang Diyos lang ang dapat ganun.
siya lang ang ganunin natin. Sa kanya lang mag-serve, manalangin, at hindi po sa kung sino-sino. Yun po. To Him, we only serve. Yan. Yun kasing panalangin kasi, isa itong uri ng paglilingkod sa Diyos. Basahin ko lang po. Wait lang po ha. Yun pong pagpapanalangin po kasi ay isang uri ng paglilingkod sa Biblia, no? Sa Biblia. Basahin po natin sa Job 21:15, what is the Almighty that we should serve Him? And what profit should we have if we pray unto Him? So yun pong pagpapanalangin ay isang uri ng paglilingkod. Ayan. Kaya kapag nanalangin kasi isang bagay, pinaglilingkuran mo ang isang bagay. No? Pero ang sabi sa Bible, sa Exodus 24, huwag paglingkuran ang mga imahe. Thou shalt not make unto thee, Exodus 20 verse 4, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything. Ayun, huwag na gumawa that is in heaven and that is in the earth beneath. The next verse, sinabi po dyan na thou shalt not bow down thyself unto them nor serve them. Sa 5, thou shalt not bow down thyself to them, huwag daw mag-bow down at huwag daw silang iserve, na, nor serve them. Okay, huwag po dapat iserve. Huwag po dapat mag-bow doon sa mga imahe na yun. Yan. Yun po yung mali. Yung mag-bow ka doon, yung mag-serve ka doon, sa panong paraan, ni manalangin. Kasi yung pagpanalangin, nabasa natin kanina, ay isang uri po ng paglilingkod. No. Puntahan po natin ito sa mga katikismo din. No? Na yun bang turo ng katikismo ay allowed ba sila na yumuko? No? Yumuko at paglingkuran? Basahin po natin ang Council of Trent 1563 sa catholicexchange.com. Catholicexchange.com. Pwede natin ipakita dito yung librong sinasabi niya. Kasi nakalink po sa Microsoft. Sa Microsoft po kasi. Nasa Microsoft ba? Okay. Sige, sige. Okay na yun. Sige, stop the clock muna siya. Nandoon siya sa Microsoft, no? Oh, kasi ang sabi ko, ipapakita sa libro. Kita niyo po? Sige. Okay na, sige na. Kala ko may libro ka. Kasi may libro din ako dito niyan, eh. Sige. Sige, bro. Basahin mo na lang. Okay. Sige, basahin natin. The Council of Trent, 1563. The images of Christ or the Virgin Mother of God. Nakita niyo po? And the other saints are to be kept and preserved in places. So, catholicexchange.com. Sabi po dyan, sa baba tayo. Thus, through these images, which we kiss, and before which we kneel, and uncover our heads, we are adoring Christ. Yan. So, ang sabi po dyan, through these images, we kiss, we kneel, ayan. So, ang sabi dun sa Exodus, kanina ay, saan na ba yung Exodus ko? Nawala. Exodus, thou shalt not bow down thyself to them. Bow down. Nabasa na rin kanina, nag-kneel. Pwede daw mag-kneel doon sa Trent, Council of Trent. Then, serve them. So, wag daw i-serve. Ayun. So, yung bang Catholic doctrine, allowed ba sila na manalangin sa imahe? Tignan lang po natin yung Baltimore Catechism. Ito po yung Baltimore Catechism sa baltimorecatechism.com, lesson 1, Baltimore Catechism lesson 31, the first commandment on the honor and vocation of the saints. Sabi po dyan sa question 1216, why do we pray before the crucifix and the images and relics of the saints? So, we pray before the crucifix and the image of the relics of the saints because they enliven or our devotion by exciting affections and desires and by reminding us of Christ and of the saints and we may imitate the virtues. So allowed po dyan, sorry po sa magulong ano, we pray daw sa mga before daw, sa harap daw ng images. Ayan. So ang sabi ng Exodus kanina ay wag po dapat natin na paglingkuran, yukuran ang mga imahe. O, yun bang paglilingkod ay yung pang pagpapanalangin ay isang uri ng paglilingkod? Opo,
Lucas 2:37, and she shall a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fasting and prayers. So yung prayers pala, isang uri na paglilingkod. So wag daw paglingkuran ang mga imahe, yukuran, pero according po doon sa Council of Trent, ay pinapahintulutan po na mag-kneel daw. Tapos dito naman sa Baltimore ay mag-pray before the crucifix and the images. So allowed mag-pray doon sa image before sa image. And then another one na... No, opo, sige po. Last 1 minute. Baka sabihin lang po ni brother na, ay hindi, before lang, hindi naman two. Meron pa po. Sa Baltimore Catechism pa rin, Lesson 31, the first commandment on the honor and vocation of the saints, question 1196. Sabi po dyan, we do not slight God himself by addressing our prayers to the saints. So nag-a-address daw ng prayer sa mga saints. But on the contrary, show a greater respect for His Majesty. Inulit pa naman, and ituloy natin, blah, blah, blah. Then blank, acknowledging by our prayers to the saints. So yung prayers daw is to the saints. Alin yung to the saints? Nabasa natin kanina, yung mga images. 30 seconds. So ang prayer nila ay doon sa saints before the images. So wag po tayong maglingkod sa mga imahe na yukuran at panalanginan ang kanilang, yung panalanginan, yung images na yon, na kung saan ay mga saints pala yon na tinutukoy. Ayun. So, malinaw po sa Bible, okay, tawag time. Dapat. Okay, maraming salamat, Brother James, ng Baptist Apologist, sa iyong 10 minutes na negative stand. Okay, bago ko ibigay yung 10 minutes ni Brother Mel, shout out muna tayo kay Brother Pimentel Ramos Rosalie. Okay, Sheila Marie Obiado de Polio, Itim na Nazareno, Saved by Grace, at saka si Brother Ichifeng Bagunas Miro. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, Brother Mel, ready ka na, Brother Mel, for your cross-examination? Yes, okay. Dahil ready ka na, Brother Mel, at ikaw ay nais nang magtanong. Yes. Yung 10 minutes na time mo for cross-examination is ready. Go ahead, Mel. Okay. Bro, yung sinabi mong ipanalangin, sabi yon naglilingkod. Yung pinapanalangin mo, yun ang paglilingkuran. Tama ba o hindi? Ayos na dinig namin. Kapag ipinapanalangin, yung pinapanalangin ay pinapaglilingkod. Tama ba o mali na narinig namin? Opo, yun pong panalangin po ay isang uri na paglilingkod ayon sa Biblia. Okay, so yung pinanalangin ni Jesus, yung mga bata doon sa Biblia, ibig sabihin, pinaglingkuran ni Jesus yun, sinamba ni Jesus yung mga bata ayon sa 1913. Sabi rito, may nagdala ng bata kay Jesus upang ipatong niya ito ang kanyang kamay at sila ipinanalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. So, pinanalangin ni Jesus yung bata, ibig sabihin, sinasamba ni Jesus yung mga bata doon o ipinapanalangin lamang? Pinapanalangin po niya sa Diyos, hindi po siya nanalangin doon sa bata. Sa mga bata. Ang tanong ko kasi sabi mo yung panalangin ay pagsamba, eh, di ba? Sabi mo kanina. So yung pinalangin ni Jesus ito, pagsamba ba to o hindi ayon sa sinasabi mo? Po. Ang tinutukoy ko po, yung panalangin po, yung pagpapanalangin categorical, doon. Categorical, sabi mo kanina yung panalangin ay isang uri ng pagsamba, oo o hindi? Opo, ang ibig ko pong sabihin doon, ang panalangin na ikaw yung nanalangin doon. Mr. Moderator, categorical yung tanong ko. Sabi niya kanina, yung panalangin daw ay isang uri ng pagsamba. Oo o hindi? Okay po. Ang panalangin po... Okay, time, 8 minutes and 47 seconds. Ang panalangin po... Categorical. Bago ka magpaliwanag, my question is categorical. So you may answer categorical. Sabi mo kanina, ang panalangin na isang uri ng ang pagsamba. Yung bang... panalangin na isang uri ng pagsamba, oo o hindi? Okay, liwanagin ko lang kung sagot. Ang panalangin po isang uri ng pagsamba kapag ipinalangin doon. To, hindi. Praying Mr. to. Moderator, categorical muna yung tanong ko bago magpaliwanag. Yes. Okay, moderator's time. Moderator's time, no? Moderator's time. Meron tayong rule number 4 na categorical question should be answered first categorically. Okay, so bago ka magbigay ng 20 seconds to your explanation, Brother James, kailangan kasi, muna marinig ang sabi oo kasi, at hindi. Ang panalangin daw ay isang uri ng pagsamba. Oo o hindi, sinabi mo yan eh. Totoo ba ayon sa iyo na ang panalangin ay isang uri ng pagsamba? Oo o hindi? Po.
Oo po, ang panalangin, isang uri ng pagsamba na kapag ikay nag-a-address ng to, you are praying to. Ngayon, si Kristo po dun sa binanggit niyo, hindi naman siya nag-praying to the kids, but he was praying for the kids, pero sa Diyos na pinapanalangin. Hindi naman siya nanalangin doon for to the kids. Ang adrese po, ang tinutukoy ko yung adrese na to, kung sino, eh, saan. Bro, ang okay, ang babasahin natin ay pinalalangin ni Jesus yung mga bata eh. So, sino ina-address niya? Yung mga bata o yung hindi? Yung hindi. Kasi ipinanalangin niya yung mga bata. Kanin niya ina-address yung panalangin sa mga bata o hindi? Pinapanalangin po niya sa categorical. Diyos. Kanin niya ina-address yung panalangin at hinawak at pinatong niya ang kanyang kamay at sila'y pinanalangin. Sino yung ina-address na panalangin doon? Sa bata o sa Diyos? Oh. Yung pinapanalangin po niya. Sino? Yung bata pinapanalangin po niya. Okay po. Pinapanalangin po niya. Sino yung pinapanalangin ni Kristo doon? Yung Diyos o yung bata? Okay, ang pinapanalangin po niya yung bata. Okay, moderator's time. Okay, pero sa Diyos yung nalalangin. Ganun lang po. Okay, sandali lang ha, moderator's time. I-distinguish muna natin yung categorical at saka hindi categorical ng mga kapatid, no? Kapag kailangan sagutin ng categorical, wala tayong problema doon. Kailangan sagutin muna natin yung categorical. Yun ang napag-usapan natin kanina. Brother James, nagbigay ka na ng categorical. Meron ka pang 20 seconds to complete your 20 seconds explanation. Okay, go ahead, Brother James. Go ahead. Para maintindihan po ninyo, ganito ho ang tinutukoy ko. Ako po, pwede po akong ipanalangin ka, pero hindi ako sa iyo mananalangin. Pwede kong iatang yung kamay ko sa iyo, ipanalangin kita, pero hindi ako sa iyo mananalangin. Sa Diyos ako mananalangin. Ganun ang ginawa ni Kristo. He was praying for the children, but to God. Hindi sa mga bata siya nanalangin. Doon siya humingi sa mga bata. Okay, time. Mr. Moderator, ang tinatanong ko, sino yung ina-address doon na ipinapanalangin? Yung bata o yung Diyos? Sabi mo, sino? Yung bata yun o yung po, Diyos? Yun nga po, di ba, niliwanag ko po eh. Yung sino subject nga? Po, yung subject po ng kanyang prayer, kangino? Yung mga bata. Okay. Ngayon, teka muna. Pero yung address niya sa Diyos, yung address, yung object, ang subject ng ang ipapanalangin yung mga bata. Parang ganito, we are praying for Israel, but we're not praying to Israel, we are praying to God, but we're praying for them. For, not to. Kasi Mr. Moderator, ang kanyang pag-ampas, no, na kapag kada pinapanalangin mo yun, sinasamba mo na yun. Eh, ang bata yung pinapanalangin niyan, true God. Sino ngayon ang sinasamba niya? Yung bata o yung Diyos? Kasi sabi niya, pag pinalangin mo yung isang bagay, sinasamba mo na yun. Eh, ang pinapanalangin niya doon yung bata. Ibig ba sabihin, pinapanalangin na ni Jesus doon yung bata, sinasamba niya na yun? Ganun ba? Eh, ibig sabihin ng sinasabi niya? Para maintindihan niyo po. Hindi. Hindi po. Hindi po. Hindi ko po tinatanggap yung ano ninyo. Bakit po? Kasi ang ginamit ko yung Lucas 2:37 na yung babae na nanalangin siya sa Diyos isang uri ng paglilingkod at pagsamba. Mr. Nanalangin sa Diyos. Sa Diyos kasi siya nanalangin. Hindi naman siya nanalangin eh. Hindi yung babae yung nanalangin doon. Hindi yung babae na nanalangin doon si Kristo. Moderator's time. Okay. Hindi yung babae na nanalangin doon. Yung si Kristo mismo. Okay, Bromel. Hindi yung babae. Sandali lang, Bromel. Romel, sandali lang. Yes. Bro, kung hindi objection, bro, wag nyo lang banggitin ang moderator kasi yung kamay ko automatic nag-stop ng time. Okay. No? So, kasi pag dinaan kasi sa moderator, kung makonsider na kasi yan na objection, tapos diretso ka na nagtatanong. So, ano na lang natin, bro, Mel, no? Na objection time natin, 6 minutes and 44 seconds. Klaruhin na lang natin yung tanong, Brother Mel, para makasagot siya ng 20 seconds. Hindi to tatakbo yung 6 minutes and 44 seconds, Brother Mel. Pakiulit na lang yung tanong mo, Brother Mel. Go ahead. Okay. Sabi niya kasi, oo daw, kapag ka daw nag-a-address ka doon sa iyong pinagdadasal, sinasamba mo na yon. Eh, ang ina-address na pinatungan ng kamay ni Kristo at pinalalangin niya yung mga bata, no? Hindi naman nananalangin doon yung mga magulang. So, ibig ba sabihin doon na mali yung sinabi mo o tama? Na pag nananalangin ka doon sa isang address na tinutukoy mo, sinasamba mo na yon, sabi mo kangina. Ngayon, direktang pinanalangin ni Jesus yung bata na sa kanya mismo, siya mismo nanalangin, hindi yung magulang yung nanalangin doon. Yung Jesus, ang ating Panginoong Jesus mismo ang nanalangin para sa bata. Ibig bang sabihin doon, gaya ng sinasabi mong stand mo, na kapag nanalangin ka sa isang bagay, doon sa isang bagay na tinutukoy mo, sinasamba mo na? Ibig bang sabihin, sinamba ni Jesus ang bata ron dahil direktang tinukoy niya ang pinalalangin niya yung bata? Oo, hindi. Hindi po niya sinamba yung mga bata kasi hindi naman po siya nanalangin sa mga bata, kundi nanalangin para sa mga bata. Saan siya nanalangin? Sa Diyos. Sino pinapanalangin yung mga bata? Yun po tinutukoy ko. Wala nakalagay doon na siya'y nanalangin sa mga bata, kundi siya ay
pinagdasal niya ang mga bata. Yun. Hindi ibig sabihin na doon siya nanalangin, doon siya humingi ng lakas o ano paman sa Diyos, siyempre, sa Ama. Okay, time, next question. Ang tanong ko kasi, sabi niya, doon lang sa ano niya, no, sabi niya, pagka daw nananalangin ka sa isang bagay at nandoon ang panalangin mo, sinasamba mo na yon. Eh si Kristo, pinanalangin yung mga bata. So ibig ba sabihin nagkamali ka na si Kristo ay sinamba yung bata? Oo, hindi kasi ginamit ko yung analogy mo. Yung analogy mo ginamit ko. So hindi nga po ako nagkamali. Ibig ba sabihin mali yung analogy mo doon sa talatang binigay ko? Mali o tama? Hindi po ako nagkamali. Hindi lang po niyo naiintindihan yung punto ko na kapag nanalangin ka sa isang bagay ay pagsamba. Tinutukoy ko po doon yung nasa Lucas 2 na nananalangin sa Diyos, isang puri ng pagsamba. Excuse me, Mr. Moderator. Yun po yung tanong ko. Hindi ko tinatanong yung sa Lucas. Dito kami sa kanyang analogy na kapag ka daw nanalangin ka doon mismo ay pagsamba na. Hindi ko tinatanong yung Lucas. Wala siyang binanggit kanina ng Lucas. Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Yung categorical kasi niya, bro, Mel, hindi siya nagkamali. Bro, Mel, yung narinig ko na categorical niya, hindi siya nagkamali. Okay, sige. Ipalitan na lang natin. Yung Lucas na sinasabi niya, kasama na yun sa 20 seconds na explanation niya. Okay, bro, okay, James, salamat. Meron ka pang naiwan na 10 seconds. Please continue for another 10 seconds. Go ahead. Okay po. Ang pagsamba po na panalangin ay kay manalangin directly sa isang addressee. Pero hindi po pagsamba yung kung sino yung pinapanalangin mo. Hindi yung pagsamba. Question? Okay, next question. Sabi mo hindi na kailangan yung imahe. Oo o hindi? Sabi mo hindi na kailangan ang imahe, sabi mo. Tama o mali? Opo, hindi na po kailangan ang imahe sa pagsamba sa Diyos. Okay. Tanong. Kung hindi na kailangan ang imahe, bakit nagpagawa pa ang Diyos ng imahe ng kerubin at ano ang purpose nito? Bakit niya ito pinahintulutang ipagawa? Okay po. Yun po ay pinahintulutang ipagawa para sa pattern, hindi po para i-venerate, walang mababasa, hindi po para sambahin, walang mababasa. Maski po yung mga sculpturist, gumagawa ng mga sculpture, mga ukit, hindi po nila bine-venerate, hindi po nila sinasamba. Ganun lang po yung wala pong problema doon. Okay, okay. Ang tinatanong ko, hindi ko tinatanong ko sinasamba ba nila yon. Ang tinatanong ko, sabi mo hindi na kailangan yung imahe. Kung hindi na kailangan, bakit nga nagpagawa pa ang Diyos ng kerubing ginto kung hindi na kailangan niyon? Bakit? Sabi mo hindi na kailangan eh. Bakit nagpagawa pa? Anong purpose ng Diyos doon? Para ano yon? Dekorasyon lang ba yon? Ibig ko po sabihin, hindi na po kailangan para sila yung makadirect sa Diyos. Kasi bago ang tabernacle, nakakasamba na sila sa Diyos eh. Pinapagawa lang yun ng Diyos kasi gusto ng Diyos mailagak yung pattern ng panglangit sa lupa. Pero wala siyang utos doon na i-venerate ninyo or kayo ay lumingon dyan para makasamba sa akin. Wala hong ganun. Pinagawa para sa pattern. Sir Moderator, ang tinatanong ko hindi pa yung about veneration. Sabi niya hindi na raw kailangan yung imahe. Ang tanong ko sa kanya, bakit nga nagpagawa pa ang Diyos ng imahe ng kerubin kung hindi na to kailangan? Hindi ko naman tinatanong kung bine-venerate ba yun o hindi. Bakit? Bakit? Sabi mo, bakit nga nagpagawa? Moderator's time. Sandali ha. 3 minutes and 43 seconds. Bro Mel, hindi yan categorical yung tanong natin. Oo nga. Kasi bro, ang tanong ko, excuse me. Bakit nga? Kasi sabi niya, hindi na raw kailangan. General niya, hindi na kailangan. Ginamit niya Exodus 24. Kung hindi na pala kailangan, bakit nga nagpagawa pa ang Diyos? Hindi ko naman tinatanong, bine-venerate ba nila yun? O hindi, wala naman akong tanong. Sabi ko, bakit nagpagawa kung hindi na pala kailangan yun? Yun ang dapat niya ipaliwanag. Okay. Okay bro Jay, pakisagot yung meron kan 20 seconds no. Okay po. At so resume 3 minutes and 43, go ahead. Yung tinutukoy ko pong hindi na kailangan doon sa pagsamba nila, hindi na kinakailangan yung images para sila makasamba, pero pinapagawa pa rin sa kanila yon. Yun ay dahil sa ibang context na gusto ng Diyos magkaroon ng tabernakulo para ang mga Hudyo doon sila mag-alay ng mga hayop. Hindi ibig sabihin doon, pag wala yun, hindi sila makakasamba. Sa pagsamba, hindi na nga kailangan. Pero dahil gusto ng Diyos na mailagay yun, para may pattern, pwede. Okay, next question. Okay. Kung mababasa natin na yung kerubin na yon at yung kaban ng tiban, kagamitan nila sa pagsamba yon ayon sa Biblia, sino ang mali, ikaw o yung Biblia?
Kategorikan. Wala pong mali. Natin, kung mababasa natin na yung kerubin ka ba ng tipan na may rebulto, kagamitan nila sa bar, sa pagsamba, letra por letra, aaminin mo ba na nagkamali ka o hindi? Hindi po. Wala pong mababasa na yun ay kagamitan sa pagsamba, kundi ay kagamitan sa pag-aalay sa Biblia. Walang nakalagay na sila'y sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng tabernakulo. Ay, tabernakulo ba yun? Yung Ark of the Covenant? Wala po. Kagamitan yon para sila'y makapag-alay at makapag-wisip ng dugo ang high priest. Pero walang mababasa doon na dahil doon, makakasamba sila. Wala po. Okay. Okay. Next question. Sabi okay, mo, time. Ginagamit yun doon sa Ark of the, yung Ark of the Covenant sa pamamagitan ng pag-alay, pag-wisip ng dugo. Hindi ba pagsamba yun? Oo o hindi? Kasi nagsasakripisyo, inaalay yun. Pagsamba yun o hindi? Hindi yun pagsamba. Yun ay pagsunod. Yun ay pagsunod sa utos at pag-aalay. Yun. Ngayon, para sila ay makasunod doon sa pag-aalay, kailangan nilang sundin yung pag-aalay doon sa imahe. Hindi ibig sabihin na sila ay yumuko doon para sumamba sa Diyos, humarap doon para sumamba sa Diyos. Hindi ho. Sa Diyos po sila diretsong nananalangin o sumasamba. Pattern lang ho yun. Wala pong kinalaman yun doon sa connection ng worship. Next question. Okay. Next question. 1 minute and 40 seconds, Brother Mel. 1 minute and 40. Ginamit mo yung Exodus chapter 20 verse 4 na wag gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Pwede ka bang magbigay, no? Bigyan mo nga ako ng 10 Diyos-Diyosan sa Exodus chapter 20 verse 4 na pinagbabawal ng Diyos sa Biblia. Sa Exodus. 10 Diyos-Diyosan, pangalan ay pinagbabawal sa Biblia. Sige. Hindi ko mabanggit kung ilan at ilan yung familiar na pangalan. Oh, kahit ilan lang. Ang pagkaalam ko lang is mga Diyos-Diyosan sila. Kahit ilan lang. Sino? Sino yung mga Diyos-Diyosan doon na binabanggit? Hindi na ganun ka-obligado, pero ang sasagutin ko lang ay mga Diyos-Diyosan at pwedeng hindi sa mga Diyos-Diyosan. Mr. Moderator, ang tinatanong ko pangalan, hindi ko tinatanong no pangalan no ng Diyos-Diyosan kasi ginamit niya Exodus 24. So kahit alam niya ang mga Diyos-Diyosan yung binabanggit doon, dapat alam niya yung Diyos-Diyosan. Magbigay siya sinong mga Diyos-Diyosan ang ipinagbabawal sa Exodus chapter 20 verse 4, pangalanan niya. Kahit ilan lang. Okay, moderator's time no, moderator's time. Brother James, wag lang natin kalimutan sa segment natin ngayon ay ikaw yung hot seat kasi nasa interpolation or cross-examination tayo. So yung nagtatanong sa iyo is isang affirmative, ikaw ay isang negative. So yung question na yun isang affirmative question. So magbigay ka at least one or two, no? Kasi wala namang binang at least one or two, no? Meron pa tayong naiwan na 50 seconds. So meron itong dalawang katanungan na naiiwan. So brother James. May dalawa pa. Okay, go ahead brother James. Okay. Pwede ko bang i-insist na yun ay mga idols regardless kung anong pangalan ng mga idols kasama na lahat. Excuse me, moderator. Tinatanong ako, sandali, pwede ko ba? Nagre-request sa akin eh. Nagre-request. Brother Mel. Baligtad yata. Brother Mel. Mr. Moderator, sandali okay, lang sandali, din po. Okay, sandali brother Mel. Kasi sandali. I-cater muna natin yung ano niya, Brother Mel, kasi tapos i-counter objection ka at kunin ko yung side mo. Ayun okay, na natin si Brother James. Okay, okay, Brother James, go ahead. Ano yung objection mo? Objection ko po. Pwede ko po bang i-insist na yun ay patungkol sa mga idols? Wala kasi nakalagay diyan na may ganito, ganyan siya, ganito. Nakalagay diyan mga images na idols. Regardless kung anong pangalan, lahat kasama yun. General yun. Okay. Hindi ko na kailangan okay. I-insist kung ano yun. Okay. Noted. Okay, Brother Mel. Ano yung sa'yo, Brother Mel? Pwede daw ba? Nakikiusap siya sa pwede ba? Ako ang nagtatanong, huwag siyang makiusap sa akin. Sagutin niya, sino yun? Kasi sabi, huwag kang gagawa ng anumang mga larawan. Dapat yung mga larawan na yan at Diyos-Diyosan na yan, may pangalan yun, nasa Biblia yan. Magbigay ka kahit ilan lang at hihintayin ko at isusulat ko. Napakadali. Okay, moderator's time. Napakadali. Okay, kasi ginamit time. Exodus 24 eh. Meron niya ang pangalan. Ipagsabihan mo. Sabihin mo. Moderator's time. Yung tema po. Natin, sandali ha. Yung tema natin mga kapatid, about images, no? So, yung affirmative question, Brother Mel, Brother James, regarding sa mga name ng mga idols dyan. Yes. So, naghingi siya ng artist. Sabi ko nga, one or two, no? Kahit para, ilan lang! Para, may imaheng binabanggit, okay, sabi niya, diba? So, either one or two. So, Brother James, last 50 seconds, Brother James. Hey po. Another 20 seconds for your question, answer. Go ahead. Hindi pa po ba makakasapat sa kanya pag sinabi kong idols, lahat na yun, lahat? Hindi pa ba makakasapat sa kanya yun kahit sa tatlo hinihingi niya kung sinabi kong idols, lahat? Kasama na yung tatlong gusto niyang malaman.
Kasama na yun, regardless kung sinabi kong ID, di ba mga kasapat sa kanya yun? Yun lang po. Mr. Moderator, pina-specify ko yung mga name lang, kahit ilan lang, hindi ko nila lahat specify the name of the idols that mentioned in Exodus chapter 20 verse 4. Kahit ilan lang, hindi ko sinasabing lahat na magbigay siya ng example kahit ilan lang. Okay, moderator's time. Sabi ko nga Brother James, yung segment natin ngayon is nasa cross examination. So ang nagkataon ngayon, ikaw yung under cross, kasi kanina nung under cross si Brother Mel, sumasagot siya lahat sa tanong mo. So ngayon naman baliktad siya na naman yung nagtatanong sa iyo, kasi as affirmative to negative ngayon. So Brother Mel, Brother James, meron ka pang naiwan na 9 seconds to complete your 20 seconds. At least one or two name of an idol ng ginagamit noong hinihingi Brother Mel. Last 11 seconds remaining, go ahead. Gusto ko lang tindigan yung logic, hindi na ako kailangang obligadong sumagot. Mag-next question ka na lang, dahil ang sagot ko idols, lahat na yon. So hindi ko na kailangan i-obliga ang sarili ko sumagot sa mga specific mo. Kung idols, lahat na yon. So next question ka na lang. Okay, hindi na question. Dahil binanggit niya ang Exodus 24, alam niya kung sino yung Diyos-Diyosan doon. Dahil kung hindi mo yan ginamit, ibig sabihin hindi mo alam. Ginamit mo yung tinutukoy dyan ng mga Diyos-Diyos. Therefore, alam mo yan. Kaya hinihingan kita ng pangalan. Hindi mo gagamitin yung Exodus chapter 20 verse 4 kung hindi mo alam yan. Alam mo yan. Kaya magbigay ka. Ulitin ko po. According sa logic, hindi na ako kailangan maobliga sumagot kung yun ay patungkol sa mga Diyos-Diyos, hindi kasama na at mag-expression ka na lang kung hindi naman ganong sensible yung tanong. Yun na nga idols eh. Di po ba sapat yun? So next question ka na lang po. Mr. Moderator, pangalan ang hinihingi ko dahil tinukoy doon, imahe at Diyos-Diyosan. Di ba? Imahe at Diyos-Diyosan. Sino yung Diyos-Diyosan at imahe doon na tinutukoy pangalanan mo? Kahit ilan lang, hindi ko yan gine-general. Nangihingi lang ako ng ilan pangalanan mo. Oh, okay, moderator's time. Meron tayong naiwan na 3 minutes sa 10 minutes na time natin for interpolation. Okay, tapos yung time to question naman, merong naiwan na another 10 seconds si Brother James. So Brother James, objection. Magbigay ka lang ng no? Yes, go ahead, objection. Hindi ko na po sasagutin yung tanong, sinagot ko na po at mag-discussion na lang siya. Hindi ko na po sasagutin, okay. Ayaw ko po ulit-ulit. Bro Mel. Okay, so next question lang, Bro Mel. Ang tanong ko is ang tanong ko ay valid. Hindi pwedeng iwasan yung tanong ko. Ang topic natin about images. Hindi niya pwedeng iwasan 'yan, no? Hindi niya pwedeng umiiwas lang 'yan. Alam niya 'yan. Ginamit niya yung Exodus chapter 20 verse 4, no? Alam niya 'yan, ginamit niya 'yan. Dahil sinabi niya, "Huwag gagawan anumang larawang inanyuan." Alam niya 'yan. Ang tanong ko, kung 'yan alam mo rin ang mga pangalan niyan. Bakit hindi ka makapagbigay? 'Yun ang concern ko, Mr. Moderator. Magbigay ka. Okay. Ginagalang okay po. Brother James, go ahead, Brother James. Ginagalang ko po ang inyong tanong, pero wala pong sense yung tanong. Bakit? Kung isasagot ko diyan idols, hindi ko na kailangan i-obliga kung sino yung mga pangalan na 'yon. Huwag mo pakialaman yung sagot ko. Ngayon, masyadong illogical naman kung sasabihin kong idols, lahat na yun. At na kailangan, mag-next question ka na lang nga. Ginagalang ko yung tanong mo ha. Ginagalang ko yung tanong mo. My question is valid. Wala na tayong oras, no? My question is valid, not illogical. No? Okay. Hindi illogical yung tanong ko. Related sa Exodus 24, ginamit niya yan, no? Kung illogical ang tanong ko, hindi ko sana ginamit yung Exodus 24, no? Bakit okay. Hindi niya mapangalanan? Linaw-linaw dun, mga Diyos-Diyosan, mga imahe. Dapat alam niya yan. No, umiiwas okay, moderator's ating kaibigan. Time. Okay, sige. Bro Mel, wala na tayong oras talaga, Bro Mel. No? Kasi kanina nag-alarm na ako na last 3 seconds na lang. Nagbigay na lang ako ng last question for final. Okay, so ulitin ko lang mga kapatid yung napag-usapan nating rules sa atin. Dapat focus tayo sa tema, no? At saka yung rule number 10 natin mga kapatid, lahat ng katanungan ay naaayon sa ating tema. Yun yung rule number 10 natin. So sana sa rebuttal time natin, kung under cross-examination tayo, sumagot lang tayo mga kapatid kapag under cross-examination tayo. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat. Wala na tayong oras.
Maraming salamat, Brother James, ng Baptist Church, from Baptist Church, sa iyong mainit na sagot, sa lahat na mainit na tanong ni Brother Mel ng Catholic Faith Defender. Okay, salamat. Okay, so inom ko tayo ng medyo malamig na tubig para medyo malamigan tayo kasi babasa muna tayo ng konting mga komento ng ating mga kapatid, no? So, sabi ni Sandy Jason Gabriel Flores, pambilis ng ano, hindi niya pala alam ano ang Diyos-Diyosan tapos lakas magbintang. Okay, so Gemar Celestino Villalba ng Babak Island Garden City of Samal. Sabi niya, hindi yan sasagot, baka mabuko, kaya wala gawa ng Baptist debate na ito. Okay, nakakahiya. Okay, so Abel Gardo, naipit na sa mga tanong. Okay, so iba naman. Okay, Ichi Feng, hindi mo pa alam sino ang Diyos-Diyosan sa Exodus. Okay. Pros Pestano, wag na magpalusot. Tatama ka na sabihin mo, hindi mo alam. Okay, so Drew Magante, sabi na mangmang. Okay, so pasensya na po, hindi po ako babasa ng ano. So wag, sana po is lahat ng comment natin dito is tungkol lang sa paksa. Wag lang yung medyo personal na masyado kasi hindi ito online rambulan po. Isa po itong religious debate. So dapat respetuhin natin ang religious essence nito. Sunday Jason Gabriel Flores lang. Hindi yan pala alam ano ang Diyos-Diyosan. Okay, bumalik yung ano. Last ano natin? Okay, iwas to kayo, maipit ka dyan sa tanong. Okay, so lahat ng mga reaction ninyo mamaya, babasahin natin kasi wala na tayong oras, medyo gabi na. Pero pasensya na po yung hindi nababasa kasi meron tayong napaka maraming comment. So mamaya na lang kayo mag-comment kapag matapos na yung isang portion para mabasa natin lahat. Okay, so maraming salamat mga kapatid. So punta tayo ngayon sa rebuttal. Ang magbibigay ng first rebuttal, si Brother Mel ng affirmative side ng Catholic Faith Defender. Brother Mel, another 10 minutes for your rebuttal. Kung mag-ready ka na, magsisimula. Ay, sandali, nawala yung time ko, Brother Mel, ha? Sige, sandali salamat. Lang. Salamat, bro. Sandali lang. Okay, na-cancel ko yung time. Okay, so Brother Mel, 10 minutes, another 10 minutes for your rebuttal. Kung ready ka na, go ahead, Brother Mel. Okay, salamat. Brother, no, unang-una, itong ating kaibigan, no, hindi pala niya kilala kung sino yung mga Diyos-Diyosan doon, pero mahilig gumamit ng mga talata tungkol sa Diyos-Diyosan. Pag ikaw gagamit ng isang talata, alam mo yan, hindi pwede hindi mo alam yan, eh, no? Alam mo yan, gumagamit ka ng talata, alam mo yan, no? Huwag tayo magpalusot na general, alam mo yan, no? Okay. Tinanong ko siya kanina, ang sabi ko, hindi na pala kailangan ang mga imahe, bakit nagpagawa ang Diyos ng mga images, no? Ang mga gaya ng images ng Kerubin, no? Kung hindi na pala kailangan niya. Sabi niya, hindi naman binevenerate yan, ganyan-ganyan. Hindi ko naman tinatanong kung binevenerate o hindi. Hindi niya mapaliwanag. Tinanong ko kung kagamitan sa pagsamba yun. Hindi. Hindi raw mababasa sa Biblia. In-specify yan ni Apostol San Pablo sa chapter 9 verse 1 hanggang 21. Basahin doon, no? Sabi dito, ang pagsamba dito sa lupa at doon sa langit yun ang title. Sabi dito, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan. Hangapag na mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at kaban ng tiban na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana tungkod niya araw na naroon din ang uswong. Ang mga tapyas na bato, ang mga kinasusulatan ng tiban at sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubim na nagpapakitang naroon ang Diyos. Ano yon? Sa 21, kung ibababa mo, ang haba eh. Sabi ng 21, eto bro, sabi dito. Sabi to, winisikan din niya ang dugo ng lahat ng mga kagamitan sa pagsamba. See? Kagamitan sa pagsamba yon eh. Sasabihin mo, walang mababasa, pambihira. Ang linaw-linaw oh. Sa New Testament, yes, Old Testament, basahin natin yung Exodus 35. Gagamitan sa pagsamba yun.
No, hindi yung sinasamba bilang Diyos, kundi yun ay nire-respect nila. Babasahin natin mamaya. No? Kagamitan nyo sa pagsama. O, basahin natin yung Exodus 35. Basahin natin. No? Kaya nga ang sabi sa Exodus chapter 21 verse 18-19, Moses, gumawa ka ng dalawang larawang gintong kerubin. Ilalagay mo sa kaba ng tipan. Sa pamamagitan ng dalawang larawang gintong kerubin na yun, ay doon ako makikipagtagpo. Say, bakit? Kagamitan sa pagsamba yun eh. Nabasahin natin yung ano yung Hebrew 9:1-21. Ini-specify kung ano yung mga kagamitan yun. Sa 20 ang sinabi, mga kagamitan sa pagsamba yun. See? Sabi mo walang mababasa. Okay, Exodus 35, basahin natin, no? Sabi dito sa Exodus chapter 35, brother, no? Chapter 35 verse 21. Sabi dito, napakalinaw. Ang mga Israelite ay nagbalik ang lahat sa kanikalilang tolda, lahat nais tumulong at nagandog kay Yahweh na inaakanin lang magagamit sa paggawa ng toldang tipanan ng mga kagamitan sa pagsamba at sa kagamitan sa mga pari. Mga kagamitan sa pagsamba yun nandito sa toldang tipanan eh. Ark of the Covenant, yung tungkod ni Aaron na namulaklak, yung kerubing ginto, ano sabi sa Aero 35, 20, 21, mga kagamitan sa pagsamba. Eh, meron pala silang ribulto, ginagamit nila sa pagsamba, na naroroon ang Diyos, sabi ni Apostol doon, no, sa Pampablo sa Hebro. Nandoon, in-specify niya. So, dito natin makikita, sabi niya, wala daw. O, nasa templo ba yan? O, basahin natin kung kagamitan sa templo yan. Alam ko, wala kayong makabyo, kami meron eh. Kagamitan niya, no, patunay na kagamitan niya sa loob ng templo yung pagsamba na yan. Okay. Unang Makabyo 14:15, no? Sabi niya, hindi raw mababasa na kagamitan nyo, no? Ang linaw-linaw, 14:15. Sabi dito, basahin natin. Pinalagyan nila ng magagarang kasangkapan ang templo at dinagdagan ang mga kagamitan sa pagsamba. See? Kaya kung pupunta ka doon sa Ezekiel chapter 41 verse 18-19, ang buong dingding ng templo ng Diyos may mga mukha ng tao, mukha ng leon, mukha ng kerubin, mga kagamitan sa pagsamba. Habi dito, pinalagyan niya ang magagarang kasangkapan at templo at dinagdagan ang mga kagamitan sa pagsamba. No? Itong ating mga kaibigan na mga Baptist, may mga kagamitan dito sa pagsamba. Alin yon? Yung pulpitong ginagamit ng pare, ay ng pastor. Yung mic, ginagamit nila sa pagsamba nila yon. Nagkakanta, yung mga drum, yung mga gitara, nilalagay nila yung mga upuan. Kagamitan sa pagsamba yan. Meron rin pala kayong mga ganyan, no? Akala niya siguro, ribulto, hindi kagamitan sa pagsamba sa Old Testament. Nakalagay yun sa templong tipanan nila sa Diyos. Even ang mga wall ng templo, mayroon sabi nga, dinagdagan ang mga kagamitan sa pagsamba sa loob ng templo. See? Itong tinanong natin, itong kaibigan natin, unang-una, hindi niya masagot kung sino yun, no? At saka natawa mga ako, eh, no? Hindi niya pinapakita. Yung sa Council of Trent, yung 1563, ang nakalagay, we are adoring Christ. Pinuputol niya eh, no? Akala niya siguro wala ako noon. We are adoring Christ ang nakalagay dun. At sa Baltimore Catechism na ipinakita niya, meron akong libro dito niyan, Devotion and Reminded Address to Respect. Ang linaw-linaw, binasa niya, hindi niya pala naintindihan yung Council of Trent at saka yung Baltimore. Di ba? Pinaliwanag niya sa sarili niya pero hindi niya alam may mga karugtong pala yun. Bro, wag natin puputulin kasi meron kami mga libro niyan at saka amin yan, hindi yan sa inyo. No, basahin natin mabuti, no? Kaya nga sabi ko ipapakita dito eh, no? Brother and sister, maging aware kayo pag gumagamit siya ng mga libro natin, ipababasa ninyo talaga at ipapakita dahil hindi nila naiintindihan yan. Ang linaw-linaw, binasa yan, devotion and reminding and addressing to respect. Don't we are adoring Christ. Si Christ yung ina-adore. Hindi yung mga ribulto. Ang linaw-linaw, no? Dito natin makikita itong ating mga kaibigan. Ito, sulat ng pastor, oh. O, isang magaling na pastor yata ito, ibang sekta. Na umilis po ang ano nila, binibenerate nila yon, bro. Ayan, papakita ko. Typical, ito, oh, papakita ko sa'yo. Ayan, oh, The Ark of the Covenant. Sulat to ng mga pastor protestante. Ano sabi dito?
Basahin natin na ina-ador doon. Okay. Basahin natin ina-ador 'yan. Okay. God ito. Veneration in which the ark was held. Ayan oh, ang linaw-linaw. Oh. Ang sabi ng pastor, oh, veneration is in veneration in which the ark was held. Ginagawa nila, binevenerate nila. Ayan. Ang linaw-linaw. Pastor nyo, brother. Oh, baka exegetes pang pastor nyo to. Binevenerate eh. Sino paniniwala ako? Ikaw o yung pastor ng protestante na naniniwala doon na binevenerate yun? Sabi mo wala. At yan ay binerenate ni Josue 7:6. Nagpatira pa siya sa harapan ng Ark of the Covenant. No? Kaya tama yung sinabi ng scholar nyo yata ito eh. Si William Brown, scholar ng protestante yata ito. Isang pastor ba ito? No? No? Last 2 minutes. Dito, binevenerate pala yun, sabi ng pastor mo. Oh. Ayan o. Oh. Sabi mo, hindi mababasa na, ayan, sa inyo yan, binevenerate, ayan. Hindi ko nababasahin kung paano nila binevenerate yan, no? At saka may mga ano pa sila, oh, ayan, oh, may mga significance na talagang binevenerate yan, ayan, no? Siya, ang ipinapakita niya lang, yung mga nasa computer, wala siyang mga ipakitang libro, no? Napakalinaw, oh, the tabernacle, binevenerate kung ano yung mga nando doon sa tabernacle, no? So dito natin makikita na hindi pala alam ng ating kaibigang si Bro James yung sino yung mga Diyos-Diyosan doon. Kaya hindi niya masagot. Kahit nga lang isa, hindi siya makamention. Dito natin makikita, ginamit yung Catechism na Baltimore, hindi niya naintindihan, may karugtong, at hindi niya rin naintindihan yung Catechism of Trent. No? Dito natin makikita, no? Dito natin makikita. So, itong ating kaibigan, dapat bro, kung gagamit ka ng mga referensya ng Catholic doctrines namin, ay ipapakita mo rito ng book, no? Para makita namin kung talaga ano ba ang nakasulat doon, no? Wala na tayong pinagkaiba niyan sa ibang religion. Pagka ganun, pinachap-chap-chap-chap, no? Mga kagamitan nila yan sa pagsamba. Binigay ko yung mga talata, no? At may purpose din ang Diyos kung bakit nagpapagawa. Even ang Diyos nga, nagpagawa nga ng ribultong ahas, eh. Kala ko, sabi mo, bawal na yung imahe. Imahe ng ahas, nagpagawa ang Diyos. May purpose ang Diyos kung bakit. Eh, sasabihin yan, bakit yung mga banal natin, ginawa natin ng 30 imahe? 30 seconds. Sabi nga, no, sa chapter 12 ng Hebreo, alalahanin ninyo, imitate, no? Alalahanin ninyo ang mga taong namuhay sa inyo at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Paano natin maaalala ang mga yon? Sa pamamagitan ng kanilang mga icons. Kung meron tayong hero of faith, meron din tayong revolution of faith kagaya ni Rizal na nasa Luneta. Pag nakikita natin si Rizal, maalala natin yung kabayanihan niyan. Pag nakikita natin yung mga hero of faith natin, maalala natin yung kanyang mga dakilang kanilang pananampalataya. Yun ang sinisignificance niya, no? Okay, at saka time. Unang-una, okay. Maraming salamat, Brother Mel, ng Catholic Faith Defender, sa yung 10 minutes na rebuttal. So Brother Mel, inom ka muna ng tubig, no? Kasi, ay, hindi kailangan. Undercross ka nga may. Okay. Hindi kailangan. So, shout out muna natin yung mga supporters natin outside Philippines na nasa Hong Kong. Sila Ma'am Susan Patenyok-Webe, sila Ma'am Angie Patens. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at saka si Ma'am Annalyn Pulangco na nasa Riyadh, nanonood ngayon. Brother Jennifer Pagunsan at saka si Brother Alejandrino Erno ng Saudi Arabia. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa programa natin. Okay, tapos yung kapatid natin si Ajab Trust na nasa Japan. Magandang gabi bro. Pards, at saka si Brother Crispin Laurora ng Poland. Brother Pards, laging sumubaybay sa iyong programa. Okay, so maraming salamat sa inyong mga suporta. Dino M. Diaz, sabi niya, hindi abay dito, matagal na din kitang hinahamon. Okay, so hindi ko na lang babasahin yung last part kasi medyo ano. Sabi ni Annalyn Blanco, mga banal yan ng images namin pero hindi Diyos namin. Except lang kay Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Ma'am Annalyn. Okay, dapat kasi yung nakikipag-debate, 101% na ready ka, complete with physical evidence, proud to be Catholic. JYS on. Jason, okay, parang
dinisect mo lang yung pangalan mo, Brother Jason, ha? Okay, Antonio Sapal, congrats, Bro Mel. So may nagdeklara na, Bro Mel. Okay, Jeremiah Valdez Suyat, 1 Corinthians 14:40. Keep yourselves from idols. Okay, maraming salamat, Brother Jeremiah. Jeffrey Nilo Basanias, MI. Okay, so pasensya na, bro. Shout out na lang kita, bro. Hindi ko lang babasahin yan, medyo below the bell. Okay, so sino pa to? Okay, so ito hindi to pwede. Okay, so mamaya na lang, no? Okay, sabi ni Brother Jemar Celestino Villalba, Bro James ng Baptist. Okay, ang ginagawa mo, wala na po kayong okay. So, mamaya na lang to paring Bro Jemar, okay? So, Brother James ng Baptist Apologies, ready ka na sa 5 minutes na cross-examination? Sige po, ready na po. 5 minutes last na lang? 5 minutes? After na to, ano? Yes, 5 minutes na. Okay. Oh, 5 minutes lang yung ano natin. 5 minutes lang yung cross-examination. Rebuttal time kasi ito. Pwede natin gawing 10 minuto. Ano? Para marami. Depende sa inyong dalawa ako. Ano? Okay na yan, okay lang. Okay na yan. Ano ang kasunod dito? Conclusion na? Ang kasunod dito? Conclusion na? Pagkatapos nito, hindi. Mag-i-stand ka pa kasi magtatanong pa ako eh. Pangalawang tanong ko, mag-re-rebat ka, tapos magtatanong din ako ng 5 minutes. Tapos, after noon, Bro James, sige. Okay. 5 minutes or 10 minutes, Bro James? Kayo pong bahala, ano pong ano nyo? Depende ano po ba, sa inyo. Ano ba binigay mo, 5 minutes? Ano? Depende po sa inyo. Napag-usapan natin kanina, 5 minutes, cross-examination sa rebuttal. Okay, bro, okay. Kasi okay. Gabi na. So, alas 10 na. Brother James, pakinggan natin yung cross-examination na gagawin ng ating kapatid sa negative side. Brother sige James po ng Baptist Church. Go ahead, Brother James, for your 5 minutes sa cross-examination. Okay po. So, ginamit nyo ho ang Exodus 35:21. Ano po sa Hebrew yung service? Serbi sa Hebrew. Okay. Opo. Serbi na, anong serbi ba yan? Anong spelling? Pakiano mo nga sa service, service po, service. Ah, service sa Hebrew. Yung, anong klaseng ano service? Hebrew ba kamo na salitang Hebrew? Yung pong Exodus 35:21, yung pong service na nakalagay doon na kasalin mo is kagamitan doon sa pagsamba. Service. Ano po sa, okay. Opo, ano po sa Hebrew yung service doon? Sa Hebrew yung service. Okay, pakinggan mo. Masoretic text. Okay. Masoretic okay text po. Saan po? Okay. Ano po ibig sabihin ng service, ito, no? Koma. Shiman. Pwede rin itong kumapit sa shiman. Indicates that which serves to be indicate or point to out. Pwedeng koma, pwedeng shiman. Okay, no? Yun ang sagot ko. No? Okay, yun ang sagot ko. Pwede rin sherut, no? Depende yan sa context. So, yun ang sagot ko. Tsaka okay, bakit bumabaling ka sa Hebrew, brother? Okay po. Okay, Bro Mel. Okay, moderator's time, Bro Mel. Sige. Okay. Undercross ka ngayon, Bro Mel. Mr. Moderator, unang-una, dapat ang tutulan niya, yung rebulto. Bakit tumatakbo sa Hebrew? Baka ikilatisin ako nito. Hindi, objection lang. Objection ko lang, no? Objection ko lang. Baka mamaya, sige, Hebrew ka, sasakyan kita sa Hebrew. Mamaya, ako naman magtatanong sa Hebrew. Sige. Okay. Sa Hebrew, sige. Okay, moderator's time, no? So, moderator's time, 4 minutes and 15 seconds yung objection time natin. Mm. So baka Bro Mel, premise pa lang yung ginagawa niya na ano na katanungan okay sa'yo kaya siya sa Hebrew. Okay, okay, so wag natin kalimutan na nasa cross-examination na tayo. Mm. So pakinggan natin yung yung nagko-cross. Bro James, go ahead, continue. Please continue, go ahead. Yun pong Hebrew doon, service ay aboda. Ano po Mr. Moderator? Ano Mr. Moderator? Magtanong siya. Magtanong. Yes, yes, okay, magtatanong yes po ako. Magtatanong siya. Magtanong siya po kayo. Okay. Okay. Ulit ko po. Continue ha questioning. Yung service doon sa Hebrew aboda, tinatanggap mo ba na ito ay aboda sa original Hebrew? Aboda, ibig sabihin niyan it means galing sa salitang abad. Ibig sabihin niyan ay worship. Kagamitan sa pagsamba, it means worship. Aboda, abad. Yun okay ang sagot ko. Hindi ko tinatanong kung yan ay worship, no? Okay, wala akong tanong na ganun. Okay. Yun na, Hebrew. Saan mo mababasa dyan ang veneration sa aboda? Nakahulugan sa Strong's definition at sa Brown Driver Briggs lexicon. Saan doon okay yung veneration? Ang unang-una, Mr. Moderator, nilalayo nito yung objection. Ang aming topic ay rebuild. Okay, objection? No?
Ribulto, no? Ang topic namin ay ribulto. Kung ano yung instant ko dito, yun ang aanuhin niya at gigibain niya. Huwag siyang pumunta, hindi tayo nagle-lecture dito sa Hebro-Hebro, no? Sinagot ko siya, Hebro, sinakyan ko yung gusto niya, sinagot ko siya. Dito ka bumaling sa mga chelem, sa mislat. Yan ang mga ribulto topic natin. Hindi sa service, sa chelem, sa miklat. Yan ang dapat mo itatanong, ribulto tayo. Ubusin niyo ang time ko. Okay. Ubusin niyo ang time ko. Sige. Hindi, stop the clock yun. Kasi yes, nag-object ako time. Nag-object ako. Stop the clock time. Yun. No, wag tayo diyan. Dito okay. Tayo sa hindi. Okay. Moderator's second time, rebuttal na to, pwede na to Sandali. Moderator's time, no. Okay, sabi ko nga under cross examination kayo. Tapos pag meron tayong objection na narinig, automatic yung time natin naka-stop 3 minutes and 25 seconds. So, Brother Mel, narinig natin yung objection mo. Brother James, meron kang counter objection? Para wala akong karapatan magtanong na kahit anong tanong sa rebuttal. Ganun po ba dito? Hindi ganoon. Out of the topic yung okay, sa'yo eh. Hindi po yung out of the topic. Ang topic natin ay ribulto. Ribulto. Magtatanong po ako. Ribulto okay, ka magtanong. No? Moderator's time. No? Sandali. Meron tayong napag-usapan ng mga rules. Yung rule number 10, ulit ko lang, na kailangan lahat ng katanungan sa tema natin. Yung tema natin ngayon is all about images. As stand ng negative ngayon, sisira ka dapat sa affirmative, Brother James. So, doon lang tayo sana mag-focus, Brother James, doon sa tema natin. Kasi yung rule natin, lahat ng katanungan, walang problema, Brother James. Basta yung katanungan natin na ayon sa rule number 1, focus tayo sa tema, Brother James. So, Brother James, meron tayong time remaining na 3 minutes and 25 seconds. Please continue. Hindi pa ako lalayo po, ha? Hindi pa ako lalayo. Promise ko po yan, hindi ako lalayo. Doon sa Aboda, na Hebrew, saan doon mababasa graven images ang kahulugan? Okay, wala akong sinabi doon na graven images. Ang sinabi ko, kagamitan sa pagsamba. Po, hindi po siya sumasagot categorical. Pag siya nagtanong, categorical gusto niya. Ako okay, po magtanong po categorical. Okay. Okay. Ulitin ko po tanong. Yes, ulitin niyo ang tanong. 3 minutes ulitin ko tanong, seconds. Sagutin mo po. Ang tanong ko, saan mababasa dyan sa Aboda ang veneration of images? Meron mababasa? Wala. Okay, ito ang sagot okay, ko. Meron ba mababasa? Okay, wala. Babasahin ko muna, no? Stop the clock para sabihin niya, hindi natin siya inaano, no? Niluluto, no? Okay. Ang ginamit ko, yung Exodus chapter 35. Basahin natin para makita ng ating kaibigan, no? Exodus chapter 35. Basahin natin. 35 verse 21. Naka-stop naman yung clock mo, bro. Tama ba? Naka-stop? Yes. Okay. Yes, okay. Naka-stop ang clock natin. 2 minutes and 57 seconds. Ang sabi dito, basahin natin. Okay. Ang sabi dito sa Tagalog ng mabuting balita, basahin natin. Ang ginamit ko, 35:21, no? Mabuting balita yung ginamit ko, no? Ito ang sabi dito. Ginamit ko kasi mabuting balita, Biblia, no? Okay. Naka-stop naman yung clock. Okay, sandali. Hindi ko mabuksan eh. Sandali. Naka-stop naman yung clock eh, no? Okay. Yes. 2 minutes and 57. Okay, stop sabi the dito. Basahin natin. 35:21 ng mabuting balita, Biblia. Okay, basahin natin. Sabi dito, lahat ng nais tumulong ay naghandog kay Yahweh ng inaakalang magagamit sa paggawa ng toldang tipanan ng mga kagamitan sa pagsamba at kasuotan ng mga pari. So yung tinatanong niya, ano yung tanong niya, Mr. Moderator, paulit mo ay nga. Paulit mo nga, yung larawan ba okay, doon? Okay, na-post pa rin yung oras natin, 2 minutes and 57. Ano nga yung tanong James mo dyan? Sige nga, ulitin ko yung tanong. Yung Hebrew na Aboda, meron bang mababasa sa kanyang kahulugan graven images? Meron mababasa ang graven images? Even graven images o walang mababasa? Hindi mababasa ang graven images dahil ang ginamit doon ay Aboda. Ang graven images pwedeng chelem, pesel at miklat. Yun ang sagot ko. Mag-aral ka din ng Hebrew. Okay. So inaamin mo dyan sa Aboda, sa talatang specific na yan, walang mababasa ang graven images yan. Tama? Wala. Dahil ang graven images, pwedeng pesel, miklat, at saka yung chelem. Ang mababasa dyan, Aboda, Abad, ibig sabihin paggamitan sa pagsamba. Yun ang sagot ko. Okay. Ngayon po, next question.
Wala bang dictionary na magde-define na ang veneration ay worship? Okay, meron. Dahil ang veneration is a kind of worship as respect, honor, and yung tinatawag na paggalang. Yun ang sagot ko. Kahit okay. Punta ka sa anong dictionary to, Merriam-Webster dictionary, internet, basta any kind of dictionary. Yeah, kasi okay. merong veneration, merong adoration. Yun ang sagot ko. Okay. Wala din bang dictionary na magde-define na ito'y patungkol sa deity? Unang-una, pagka sinabing veneration, patungkol ito sa mga anghel pwedeng gamitin. Tanong ko, specific po yung question. Wala po bang dictionary na magde-define patungkol sa deity o wala? Meron. Pwede nga rin itong ipatungkol sa mga anghel yung veneration No? Dahil that time, pansinin natin na ginagamit din nila ito. Bilang doon sa, ano pangalan nito, yung sa may... Yung nakita nung anong pangalan talata ito nakalimutan ko. Okay, time. Next question. May anghel doon sa Exodus na ipasasama po sa harapan mo. Sa next question na po. Sa anghel ng Philadelphia. Yes, okay. next question. Wala po bang dictionary na magde-define na veneration is ang mga saints daw ay may divine reflection at supernatural quality? Unang-una, meron. Pagka sila ay, gaya na sinabi ko, sa Roma 8:20-30, na sila ay nakaambit o ibig sabihin ay nagkaroon din ng kabahagi, nabahagian ng kaluwalhatian ng Diyos. Kapag ikaw ay nabuhagian ng kaluwalhatian ng Diyos, meron ka na. Dahil sila ay namuhay ng mga banal, ayon sa Roma 8:30, nagkaroon sila ng kabahagian ng kaluwalhatian ng Diyos, Roma 8. Kaya okay, pwede time. Rin silang bigyan ng pag-respect okay. veneration. Yan ang sagot ko. So tinatanggap mo na ang salitang veneration, worship at patungkol sa deity. Unang-una, pagka sinaano klaseng deity yan, maliit na letra ba yan o malaki? Kasi pag deity na maliit na letra, pwede yan sa mga... Ulitin ko po yung tanong. Sige lang po. Hindi po categorical. Okay, time post. Hindi po categorical. Okay, time post tayo. Moderator's time, no? Ulitin yung tanong, time post tayo sa 35 seconds. Go ahead, Brother James. Ito po yung tanong, categorical pong tanong. So tinatanggap mo na ang veneration ay worship at patungkol sa deity, yes or no? Okay, pwede rin natin gamitin yan. Walang problema. Pwede. Kasi yung okay. Diyos, pwede mo rin igalang. Yung Diyos, pwede mo rin respetuin. At lalo-lalo na, pwede mong gamitin, lalo-lalo na sa Diyos, yung adoration lamang. No, dahil sa kanya lahat ng pagsamba, kay adoration niyan, kay veneration niyan, kay dulya na hyperdulya, lahat ng pagsamba pwede nating ibigay sa Diyos, lalo-lalo okay, na yung adoration. Time. Yun bang... Okay, moderator's time, Brother James. Okay, Brother po. James, sandali. Meron ka na lang 15 seconds. Last final question or last final answer ni Brother Mel. Go ahead, Brother James. Ito po, meron o wala? Meron bang ginamit ba ang salitang veneration sa original Hebrew at sa Greek sa Bible? Okay, ginamit ba? Yung salita, meron o wala? Walang ginamit doon, pero ang ginamit, ang katumbas ng veneration sa ibang termino ay respect at saka honor. Parehas lang yan, no? Kasi sa sinabing venerate, ibig sabihin pagrespeto at paggalang, no? Meron yung tinatawag na synonyms, no? Ang veneration, synonyms niya ng... tinatawag natin respect and okay time ano pa yung isa revered ayan yun ang sagot time ko. okay maraming salamat sa iyo Brother Mel ang okay. Catholic Faith Defender sa iyong mga mainit na mga sagot sa lahat ng mainit na tanong ng ating kapatid sa negative na si Brother James ng Baptist Church at saka isang Baptist apologist okay so okay. Maraming salamat proceed na tayo sa ating 10 minutes na negative stand by Brother James. Ready ka na, Brother okay. James, sa iyong... Ready na ho. Okay, sandali, Brother James, ha. I-set ko lang yung time kasi naka 5 minutes sa class. Okay. So dahil ready ka na, Brother James, mga kapatid, pakinggan natin ang 10 minutes na rebuttal ni Brother James ng Baptist Church. Go ahead, Brother James. Okay po. Maraming salamat po Kuya Melchor, kay sa moderator sa lahat ng nanonood, Katoliko at mga Christian or di man Christian. So yun po, narinig po ninyo ang confession ni Kuya Melchor na doon sa Exodus 35:21, bago ako nagtanong ay may sinabi siya na veneration of image. Nung tinanong ko kung ano sa Hebrew yun, ano ba sa Hebrew yun? Aboda pala. Tinanong ko kung yun ba'y kahulugan ba noon, veneration of images, wala.
wala daw hong mababasa, yun ay worship. Walang problema kung worship yun, Diyos naman ang wino-worship, hindi naman yung image. Yun, no? Sabi niya, walang mababasa ang veneration of images. Number two, wala daw kung mababasa ang veneration, na salitang veneration sa Greek and Hebrew, pero ang sabi niya, respect. Ayun. The reason po bakit hindi po ang veneration ginamit sa Bible, dahil masailan ito na salita. Sabi pa nga niya kanina, tinatanggap niya na ang veneration ay worship at patungkol sa deity, sabi niya po pwede gamitin. So lumalabas, inaangkin niya na ang veneration ay isang uri ng pagsamba at patungkol sa deity. Ayun, yun pala yung kahulugan noon. Kaya hindi pala ginamit yan sa Biblia kasi yung bagay na yan masailan. No, wala pala, wala, kaya walang ganun sa Bible. Ngayon, saan po yan galing? Saan galing yung veneration na tradisyon? Yan ba ay utos ni Kristo? Utos ba yan ni ng mga apostol? Wala hong utos sa mga apostol. Wala pong utos ng Panginoong Kristo sa New Testament na mga Kristiyano mag-venerate ng mga patay at mag-venerate ng mga images. Wala ho. At pinapalayo po tayo sa mga images, pinapalayo ho tayo dyan. Sabi ni Juan, lumayo kayo sa mga idols. Yun ay regarding sa mga images. Ayan. Sabi niya kanina, patungkol nga sa diti. Eh, ibig sabihin, patungkol sa diti. So siya na nagsabi, patungkol sa diti. Tinatanggap niya ang dictionary. Saan po ba galing yung ano na yan? Yung tradisyon na pag-venerate? Babasahin ko lang po ito. Galing sa romanpaganwordpress.com. romanpaganwordpress.com. Ang pangalan, ang title po na pag-aaral ay Roman Tradition, S-O-L, Sol. Sino yung Sol? Basahin natin kung sino si Sol. Sa romanpagan.wordpress.com. Sino mang hingi ng link, bibigyan ko po siya ng link para hindi po labas na sinungaling po ako. Hingi lang po kayo sa akin ng link. Sol, S-O-L. Kung saan po ba galing yung veneration na salita at paggamit sa mga imahe. Ito po, galing po to dito. S-O-L, Sol, is the deity that is the sun. In the Roman tradition, so Roman, galing sa Roman tradition po to. And then Sol often identified with Apollo, god of healing and illness, light, music, poetry, and prophecy. Sabi dyan, alternate names of the Apollo include Phoebe, Phoebus in Greek, Helios, and Sol Invictus, invincible sun. While the veneration of Sol was certainly a genuinely ancient Roman practice. So walang mababasa ang veneration sa Old Testament at sa New Testament dahil ang salitang yan ay masailan galing sa Roman tradition na Invictus si Sol na binivenerate yung kanyang imahe. Basahin pa natin dito sa baba. On August 9, Sir Augustan calendar, and there had been a long-standing identification in both the Greek and Roman worlds of the god Apollo with Sol or Greek Helios. Besides the imagery of the god, sino yon? Yung imagery of the god Sol na binibinerate yung kanyang image. Ayan, galing po yan sa Roman tradition. Basa pa ako sa baba. Sabi dito, insofar as there was a central god, but it did not exclude the veneration of other cults. So yung veneration sa mga imahe, yan ay nag-umpisa hindi sa Old Testament, hindi sa New Testament. Bakit? Kasi siya na nagsabi, walang ganong salita na sa Hebrew at Greek na veneration. Honest siya doon. Saan galing? Dito galing sa Roman tradition na Invictus, na yung kanyang imahe ay binivenerate ng mga taga-Roma na siya ay isang idol. So yan, dyan po yan galing yan. Yung veneration po na salita hindi ginagamit sa Bible. Yan pong veneration na salita ginagamit yan sa mga Diyos-Diyosan. Dyan po yan galing sa Roman tradition, hindi sa Hebrew tradition. Roman tradition, no? Pag-venerate sa image ni Sol. Ayan. Yun po. Meron pa tayong babasahin. Ayan. Medyo matatagalan ako dito. Ilan time na lang po?
4 minutes and 30 seconds and counting. Okay po. Ito po ah. Nawala yung aking presentation. Kahit na rin, wala kang maririnig maingay, di ba? Naka-soundproof ako. Ikaw lang. Maganda tong aking gamit-gamit. Naka-soundproof ako. May nanak lang ako ha, saglit lang ha. Oy, katnaklak, katnaklak. Oh, wag kang mag-alala okay. Bro. Naka-soundproof. As requested. Sige lang, sige lang. Ano lang, ano lang. Kasalanan ko din naman kung hindi ko mahanap-hanap yung aking ano dito. It's okay lang bro, no, for 4 minutes and 9 seconds para fair naman yung ano. Okay. So at saka granted naman ang affirmative, so walang problema. So natutuhanan naman natin yung gustong ilabas dito, kaya better na to ano, to stop the clock. Go ahead bro James, take your time. Okay, so bro James, pag ready ka na, kung signal ka lang, basahin muna natin yung mga komento nila. Okay, Pong Oxales, bata ka pa. Okay, so bilis naman nila. Kasalanan mo talaga, Brother James. Okay, sino to? Joseph, Brother Joseph Garcia Haspe. So, lahat sila naka-ano talaga kung anong nangyayari. Steve Bote, tanggalin mo yung shade mo para makita yung hinahanap mo. So, kay Bata kaalaman sa Biblia kumpara kay Bro Melchor Manalili. Okay. Si Batang Oxales. Okay. Okay, di ko na mahanap-hanap. Anyways. Huwag ka lang pa. Okay, anyway. Continue tayo Bro Mel. Sige, continue. Ah, bro James, continue tayo. Okay, sige, okay continue. Ready na lang yun ang hanapin tayo, resume po yung time. Sige. Sige po, resume niyo po yung time. Okay, anyways, time resume, 4 minutes. Next time 4 minutes and 9 seconds, go ahead. Okay, sorry po sa abala ha. Okay lang, sige lang. Okay, maraming salamat. Pinakat ko naman po yung time mo eh, sige. So, yun po, nasabi ko kanina na ano po yung history. Ayun pong veneration of images ay hindi po siya biblical tradition, hindi po siya New Testamental. Ito po ay Roman tradition na binivenerate yung image ni Saul or Invictus. Ang sabi po ng Bible, mga kaibigan, sa Isaiah 17:8, asa 7 muna tayo po, no? At that day, shall a man look to his maker? In his eyes shall have respect to the Holy One of Israel, and he shall not look to the altars, verse 8, the work of his hands, neither shall respect which his fingers have made. So, wag daw po irespeto ang gawa ng kamay na imahe. Wag daw po yung irespeto. So, paano kung paraan irespeto? Yun nga po, yung pananalanginan. At yun, yung parang halikan, ganun ba? So, wag ganun. Wag nating irespeto na to the point na ganun. Kasi sila nga ho, dumadalangin nga rin po sila kay Maria. No, basahin ko lang po ha. Dumadalangin parang, po eh. Excuse me, parang out of the topic na. Napunta na tayo kay Mama Mary sa panalangin sa mga banal. Rebulto tayo, brother. Rebulto tayo. Meron, apo. Meron pong katikisim na, meron pong declaration na meron pong images ni Mary din po. Ano ko lang po. Okay, wait lang ha. Okay. Napig lang. Meron po kasi akong nabasa okay, so, din na patungkol kay Mary. Patungkol sa images. Basahin ko lang po itong, ulitin ko lang po yung Council of Trent po ha. Sa 1536, the images of Christ and of the Virgin Mother of God. So, gumagawa po sila ng images ni Christ at image ni Mary. Ayan, dadalhin daw po sa place of worship. Yan. So, allowed po ba sa Catholic na manalangin kay Mary? Opo, allowed po yun. Ang panalangin po na yun ay the Hail Mary. So, dinadala po yung image doon sa place of worship, sabi doon sa Council of Trent. At doon, mag-uumpisa sila na manalangin sa kay Mary. No, ano po yung panalangin nila na yun? Ito po. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among the women, sabi ho dito. And blessed is the fruit of your womb. Womb pala, no? Jesus, Holy Mary,
Mother of God, pray for us sinners. So sila ay allowed na manalangin kay Mary. At yung panalangin na yun is sila ay nakatingin doon sa images. Ayun. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, huwag silang paglingkuran. Tulad po na manalangin ka sa imahe nila. Harap ng imahe nila. Yan, yung po ang pinagbabawal ng Bible, huwag po paglingkuran. At yung pong paglilingkod na yun ay kasama na doon yung panalangin. Yung panalangin po, sabi ko kanina, ay isang uri po ng pagsamba yung ikay manalangin doon sa isang tao, isang Diyos ba yun? Ay pagpapakita na ikaw'y sumasamba o naglilingkod doon. Kaya bawal po talaga yon na manalangin ka doon sa imahe. Kasi wala namang commandment po kasi si Kristo or ang Diyos na manalangin kayo doon sa patay. O hindi na nakakapagsalita. Ayan 20 mo. Seconds. 20 seconds. Okay. 10. O, cut the time. Sige na po. I-ano nyo na ang time. Okay na. Okay, maraming salamat, Brother James. Excuse me, Mr. Moderator. Excuse me po. Yes. Bakit napunta tayo sa mga prayer for the saints, sa mga patay? Iribulto yung topic natin. Bakit ganun? Yung images ni Mary. Okay, images so rebuttal niya yan, bro. Hindi, wala nang rebuttal eh. Wala nang rebuttal, di ba? Mamaya. Magtatanong na lang ako. Yan lang yung rebuttal stand niya, bro. Salamat. Bro, men. Okay, maraming salamat, bro. James, ng Baptist Church sa iyong 10 minutes na rebuttal. So, bro, Mel, basta muna tayo ng konting mga ano lang muna, ha? Kasi ang daming nagre-react. Bakit daw nagsishade si Brother James, no? So, nawala yung pagagwapo ng moderator dahil sa suot na shade ni Brother James. So, sabi ni Elias Mahilom, sabi, oh, kaya nga ako nag-off ng camera kasi parang natutunaw ako, Brother Elias. Okay, Romel Reyes na blanco na. Aman Batuon, ba't naka-shades ka gabi tapos nasa loob? Kaya asan eh si bro? Aman, nawala. No, dilan ta magbutanay, brother. Aman na. So, kung gusto niya mag-shade, so okay lang yan, brother. Okay, Echefeng Bagunas Mero, ganyan mangyayari pag nakipag-debate kay bro Mel na nawala ka, isyo, magpa-shade ka pa ng gabi. Okay, so pareho lang ba ng respeto mo, nanay, o sinasamba mo nanay mo? Jay Nicor, okay, so Sadie Jason Gabriel Flores lang. Naku, hindi talaga nakaintindi, kaya nga sinasabi namin, pray for us. Okay, so okay lang yan, brother, no? Okay, so Kablao Odysseus. Baka mag-face shield pa yan, bantayan nyo. Okay, so hindi naman siguro. Siya lang mag-isa sa kwarto niya. Okay, so salamat, Brother Parts, nabasa mo yung ano. Okay, okay lang yan, Brother Elias Mahilom, kasi ako naman pinupunteriya mo. No. Okay, so punta tayo sa 5 minutes na cross examination. Okay, so okay. Brother Mel, 5 minutes lang tong cross examination natin. Direct question na lang tayo, Brother Mel, kasi within 5 minutes lang tayo. Okay, so pakinggan natin yung affirmative cross examination during rebuttal. Brother Mel ng Catholic Faith Defender, kung ready ka na, Brother Mel, magsisimula ang yung cross examination. Yes. Okay. Okay, una kong tanong, Bro James, ano ang katumbas ng veneration sa wikang Greek? Wala pa akong nabasang may katumbas po siya, yung veneration. Kung sabihin ko sa yung Cebu May, nangangahulugan ba na hindi mo to alam? Oo, hindi. Hindi ko nabasa. Okay. Meron siyang ganun. Kung may bigay mo sa akin ang talata, wala problema, titignan okay, natin. Okay, no? Okay, next question, no? Hindi niya rin nabasa. Okay. Sabi mo, walang veneration sa Biblia. Oo o hindi? Walang veneration pagka sa imahe, patungkol sa imahe. Hindi, tinatanong ko. Hindi ko tinatanong patungkol. Sabi mo, walang mababasang veneration sa Biblia. Oo o wala? Sabi mo kanina, walang mababasa, letra for letra. Mayroong mababasa ba o wala? Moderate. Pag mabasa mo sa Greek o sa Hebrew, meron. Hindi, sa Biblia. Sa Biblia tinatanong ko eh. Hindi nga naman Biblia lang ang tinatanggap ko eh. Original nga po tayo eh.
veneration ang tinatanong ko, okay, hindi wikang Hebrew, hindi wikang Greek, wikang English ang tinatanong ko na veneration. Moderator's time muna, mga yes. kapatid. No? Brother Mel, meron pa siyang naiwan na 16 seconds sa unang tanong mo, sa last na tanong mo, no? Tungkol sa walang mababasa na veneration sa Biblia. Patapusin muna natin, Brother Mel, para ma-explain niya ng talagang ma-explain niya. Brother James, meron kang remaining 16 seconds to complete your 20 seconds. Go ahead, okay, Brother po. James, the same question, go ahead. Okay. Okay po. Pwede po kasing basahin 'yan sa salin mo kung ano. Ang gusto ko lang mabasa mo siya sa Greek o sa Hebrew, yung 'yun ang kahulugan. Tapos may patungkol sa images. Pag nabasa mo sa isang talata 'yon, talo na po ako. Hindi naman ganoon yung tinatanong ko sa iyo, Mr. Moderator. Sabi niya kasi walang mababasa sa Bible, no? Binanggit niya pa nga dyan, sa anumang Bible daw walang mabasa, no? Hindi ko tinatanong. Kasi nga, iba yung salitang veneration. Ang veneration yan, di ba? Yung veneration, Castilla, di ba? Veneration, yan. Veneration, no? Tinatanong ko, sa English Bible ba mababasa letra por letra ang veneration? Meron o wala? Ang sinasabi ko po, walang mabasa sa Greek, Hebrew at New Testament na Bible. Ang tinatanong ko sa English ba? Sa English, merong mababasa o wala? Pwede mo mabasahin sa English, time. Pero hindi, wala akong pakialam doon. Sa Greek at saka Hebrew nga ang tinatanong ko na wala nga sa Hebrew ang at Greek. Ang tinatanong ko, may English ang tinatanong ko, hindi naman sa Hebrew. Meron ba o wala? Sige. Okay, so meron or wala, Brother James. Tapos meron kang 20 seconds to complete your 20 seconds. Meron bang mababasa sa Bible na English ang word na veneration? Meron o wala? Sa sali na gusto mong ipalabas, pwede mong basahin. Pero hindi mo siya mababasa sa original nga na, original Greek o Hebrew. Kung meron man, edi basahin mo. At saka may images, talo na ako pag nabasa mo yung veneration at images. Hindi, Mr. Moderator, hindi naman yun ang tinatanong ko eh. Ang tinatanong ko, English lang. Huwag niyo dagdagan yung tanong ko. Pwede mo nga basahin yun. Moderator's time, no? Okay. Bro, pwede mong mabasa yun sa salin mo. Okay, sa translation daw, bro, Mel, sa narinig ko, meron daw. Meron. Yung explanation meron. Niya, 20 seconds. Sa Greek, wala, no? Time remaining natin, 3 minutes and 27 seconds. Meron pang naiwang 7 seconds si Brother James. Brother James, kompletuhin mo yung 20 seconds mo. Okay po. Okay, go ahead, Brother James. Go ahead. Wala po akong problema kung anong salin yan na kung ano-ano yan na ginamit mo. Ngayon, hindi ko naman ano yan eh. Hindi ko naman kinakailangan yan na problemahin. Dahil nga, meron nga akong kadibate. Okay, time. Nabasa niya, Roman Catholic Church. Next pero wala question. Naman sa Greek original yun. Okay. So, okay na. Sabi niya kasi kanina wala eh. Tanong. There are 18 forms of idolatry in the Bible. Bigyan mo ako sa wikang Hebrew kahit 5 ng 18 forms of idolatry in the Bible. 5 lang sa wikang Hebrew. 5. Sa wikang Hebrew. Yes. 5 lang. Okay. There are 18 forms of idolatry in the Bible. Bigyan mo ako sa wikang Hebrew ng 5 lang na form of idolatry sa wikang Hebrew. Sige. Okay, hindi ko ibigay sa iyo ang lahat dahil hindi ko familiar kung ano siya. Lima lang. Ang ibibigay ko lang sa iyo, yung salitang pesel, may kinalaman po siya sa idolatry. Ayun ho. Ano yung pa? Sa iba na yung pinutukoy, hindi ko na familiar. Lima lang. Sabi mo marami, di ba? Lima, isa lang binigay mo, pesel. Ano pa? Ayun nga po sagot ko. Yung nga po sagot ko. Bromel, isa lang, Bromel. No? Isa lang ang ibibigay ko sa iyo. Next question na tayo, Bromel. Next question ka na lang. Mr. Moderator, sabi niya, marunong siya sa Hebrew. No? Wala akong sinasabing marunong ako sa Hebrew. Gumagamit lang ako ng Hebrew. Gumagamit din ako ng Hebrew. No? Sabi wala akong sinabing marunong ako. Huwag mo akong atulad. Bigyan mo ako. Okay, moderator's time. Ginagamit ko lang eh, sir. Ginagamit ko lang. Ginagamit ko rin. Isa lang, no? Bromel, ano yung objection natin, Bromel? Ginamit yung Hebrew. Sabi ko, there are 18 points of idolatry in the Hebrew word, no, in the Hebrew Bible, in the Bible. Bigyan mo ako ng 18 yan, 18 points of idolatry yan sa wikang Hebrew. Bigyan niya lang ako ng 5, ang binigay niya lang pesel tungkol sa libro to. 4 pa. hindi ko na po kailangan sagutin yan. Hindi ko nga familiar yung sinasabi mo. Sandali, Bro James. Bro James, sandali. Pakinggan ko yung counter objection mo, no? Sige po. Your counter objection, Bro James, no? Ang counter objection ko po,
ay wag niyo na po kong pilitin na makompleto ko yung limang Hebrew na alam niya kasi hindi ko naman familiar honestly. Oh, tatlo na lang. But I'm not saying. Eh. Isa lang ang may bibigay ko sa iyo, yung pesel. Oh, dalawa lang, okay. isa na lang. Ano pa, bukod sa pesel, ano pa? Yun lang nabasa ko eh. Ay, wala, ayun lang. Okay, moderator's time. Pero wala akong problema doon sa mga tanong ngayon kasi di naman ganong refute. Ganong, ano, moderator's time muna. Refuting, okay, ano yan, Mel, method. Proceed na tayo, Bro Mel, kasi isa lang talaga alam niya, Bro Mel, kaya honestly daw. So, wag na nating pilitin kung wala na siyang maibigay, Bro Mel. 2 minutes and 23 seconds, Bro Mel. Marami pang katanungan yan. Go ahead. Okay. Naniniwala ka ba na may purpose ang Diyos kung bakit ito nagpagawa ng larawan ng kerubin at larawan ng ahas? Naniniwala ka na may purpose ito? Oo o wala? Sagutin ko po. May purpose po yun, hindi para i-venerate. Kasi nabasa, wala ka nabasa kanina doon sa Hebrew na veneration of images. Tinatanong ko, kategorical. Wala ko problema sa mga Hebrew doon. Mayroon bang purpose ang Diyos kung bakit? Yun nga, sinagot ko na ho. Oo, o wala. Meron, wala. Sinagot ko na po na mayroong purpose yun. Hindi po sa veneration. Yun lang po tagot. Okay. Sana maintindihan mo. Kung meron palang purpose ang Diyos, ang tanong, ayaw ba ng Diyos na ang kanyang mga banal na tao ay gawa ng ribulto? Ayaw ba ng Diyos niyan na ang mga banal na tao, mga banal na anghel ay hindi niya pwedeng pagawa ng ribulto? Ayaw ba ng Diyos niyan? Hindi para simbahin ha, kundi ipapagawa lang. Ayaw niya ba niyan? Yung mga banal na anghel, yung mga banal na mga kagaya ng mga propeta, ayaw ba ng Diyos na pagawan sila? Oo o hindi? Wala nga pong problema kung pagawan lang. Kategorical, ayaw o hindi. Ano ko lang, ayaw o hindi. Ayaw o gusto. Pwede nga niyang pagawan, pero... O, pwede nga. Ano muna? Parang excited ka masyado eh. Okay. Ikaw muna, ang sagot ko doon, pwede nga niyang pagawan yun. Okay. Pero, hindi allowed na i-venerate kasi wala kang mabasa doon na i-venerate the images sa Hebrew doon na ginamit. Yun lang naman sagot ko eh. Wala problema tayo doon. Veneration ang problema tinatindigan ko. Okay, time. Next question. So, hindi mo tinututulan na ang Diyos ay pwede ring magpagawa ng mga ribulto ng mga banal at ng mga anghel. Oo o hindi? Hindi mo tinututulan? Hindi ko nga tinututulan yun. Ayun. Kasi nga tayo nga image ng Diyos tayo galing eh. Ayun. Hindi nga ko nga tinututulan yun. Ulit-ulitin ko ha. Ang stand ko dito, veneration of images ang tinututulan ko. Hindi ko tinututulan kung image ba. Kung image ba yun o anong image yan. Ang tinututulan ko, i-venerate tulad ng nasa Katoliko na i-venerate daw sa mga katikismo. Okay. Yan ang wala. Okay, ang tanong ko, yung bang mga ribulto ng mga banal, no, yung mga ribulto ng mga banal, kapag nakikita mo to, ano ang naaalala mo? Diyos-Diyosan o yung mismong ribulto na ito? Yun ay, ang naalala ko doon ay Diyos-Diyosan. Halimbawa, hindi Diyos. Nakita mo ang ribulto ni San Pablo. Bro Mel, sandali, Bro Mel. Nakita mo ito, Diyos-Diyosan ba to o hindi? Diyos-Diyosan okay, yan. Okay, continue. Okay, Diyos-Diyosan yan. Okay. Sino Diyos may sabi? Okay. Sandali, Bro Mel, Bro Mel. Okay. Hindi pa siya tapos sa tiyang 20 seconds. Meron pa siya 15 seconds. Go ahead. Okay. Go ahead. Diyos-Diyosan, hindi ko po maalala siya yan o si San Pedro yan. Wala, di mo naman nakita yan, San Pedro. Teka muna. Wala pa naman ako. Diyos-Diyosan ho yan. Dahil ikaw na mismo nagsabi na ang veneration ay patungkol sa deity. Okay. Okay, Diyos-Diyosan yan. Pag nakikita mo to, ano okay, ang naaalala mo? Moderator's time? Bro Mel, sandali ha, sandali. Yung naiwan na time natin is 14 seconds. Final question, Bro Mel, for final 20 seconds. Go ahead. Kapag nakikita mo to, ano ang naaalala mo? Ang pagtubos ni Kristo sa sanlibutan o isang Diyos-Diyosan? Isang Diyos-Diyosan na gawa ng mga kapatid natin na iba na nasa kanilang katekismo na igalang na bawal sa Biblia. Okay, may tanong pa ako, no? Kung okay, Diyos-Diyosan ito... Wala na po, Bro Mel. Sayang. Wala na po, last question. Okay, last question na po iyon. Okay, maraming salamat, Brother James. Anong apelido nito? Brother James Orenciada ng Baptist Church. Isang Baptist apologist ng sa iyong mga sagot, no, mainit na sagot sa lahat na mainit okay na katanungan ni Brother Mel ng Catholic Faith Defender. Okay. Okay, bago tayo mag-proceed sa itong final stand or sa ating conclusion na 5 minutes, basa muna tayo, Brother Mel, kasi masaya ang comment section natin.
sabi ni Shady, Jason Gabriel Flores, napakasipag mag-comment nito. Diyos-diyosan daw pag nakikita niya ang cross, sinungaling talaga kahit bata, alam yan sa isip pa lang. Okay, pinawisan ng todo, sabi ni Maurel Mijos. Steve Bote, Exodus 25:22, ang Diyos na makipag-usap sa atin sa ibabaw ng larawan. Last night, okay. Okay, di ko na lang babanggitin yan last night, no, kasi medyo shout out na lang sa iyo last night. Jennifer Pagunsan ng Saudi, hindi yan Diyos-Diyos. Sheila Marie Obiado Hipolo, pa-shout out naman. So shout out natin yung si Sheila Marie Obiado ng Sheila Marie Obiado Hipolo. Okay, congrats Bro Mel, sabi ni Alejandrino Erno ng taga Saudi. Maraming salamat. Ingat kayo diyan na nasa labas ng bansa, no? Kasi lalo na sa Saudi, kasi medyo malapit-lapit lang kayo ngayon sa Palestine at saka sa Israel. Okay, baka wrong turn yung quitis, no? Yung quitis diyan. Okay, Destiny Serenity Latic, nonsense sa mga tanong mo, Brother Mel. Okay. Sir Aled Arasib Nol Ram, so pasensya na po, hindi nabasa masyado kasi binaliktad nyo yung mga pangalan nyo. Congrats Brother Mel. Okay, Baptist apologies pala yan, sabi ni Bong Oxales. Another topic, veneration na pod kay Pili na si James sa images. Almigo McLean, so parang Amerikano, Bisaya yung ano mo, Bisaya yung komento mo. So okay, Macaue Cabanado the third. Binisaya ta din eh. Ang labanan mo. Binisaya din ta din. Match kayo noon, baka ma-convert niya. Okay, maraming salamat. Okay, so proceed na tayo sa ating 5 minutes na final stand or conclusion. Ang maunang magbigay ng kanyang final stand ang ating Baptist apologist na si Brother James Orenciano. 5 minutes Brother James. Kapag ready ka na sa iyong final stand, yung 5 minutes mo ay magtatakbo rin. Go ahead, Brother James. Okay. Okay, ngayon po, maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. Napansin ko lang po sa mga tanong niya, parang competition ng style kung may alam ba sa Hebrew o ganun. Wala namang problema kung may alam o sa Hebrew, meron, alam yung limang yun. Hindi naman ganong refuting yun na tanong eh. Ang dapat itanong mo sa akin yung mga refuting na tanong. At di naman pinag-uusapan kung magaling ka sa Hebrew. Di ko naman sinabi ako ay magaling mag-Hebrew. No, ang sinabi ko lang, gumagamit ako ng Hebrew as reference at sa Greek. Yun, yun ang totoo doon. Ngayon, nangungutsada kayo o kayo ay nangaaglahi ng tao, ay wala nang problema doon. Dahil natindigan ko naman na wala nang veneration sa Bible patungkol sa images, sa Greek o sa Hebrew man, sa New Testament or sa Old Testament. Wala ho. Maski siya ho, sinabi na niya. Kaya natindigan ho natin, mga Baptist na mga kaibigan, kapatid, ang veneration wala sa Bible, pero ito ay pinipilit pa rin na meron kahit wala namang mababasa. Kaya stick lang ho tayo doon sa mababasa. Yan ang sabi po ng Bible, ay huwag humigit sa mga bagay na nasusulat. Sinabi ng Bible, huwag irespeto ang gawa ng kamay na image, Isaiah 17:8-7 ay huwag nating irespeto. Ay wala namang problema kung rumispeto ka sa tao, rumispeto ka sa kung sino mang tao. Eh kapag ka sa image na irespeto, walang ganun, sabi sa Isaiah 17, hindi naman niya nabangga yun eh. So bawal ho yung ganun pagrespeto na ganun. At liwanag naman po yun sa kanilang mga liturgy, sa kanilang mga declaration na respect or venerate image. O, labag yun sa Isaiah 17 na huwag i-respect ang image, huwag i-respect. No? Ngayon, sabi niya, idol yun. Ay, hindi idol yun. Tignan mo yung original na Hebrew doon na pasal. Pesel yung word, pero pang galing yung salitang pasal, ang ibig sabihin noon, shape. Yun into shape. O, so, hindi lang siya idol, kundi yung mga imahe na inukit, ginawang shape. Ayun, kaya bawal irespeto talaga ang image. Nakalagay yan sa Biblia. Pero kung pipilit natin na pwedeng irespeto, kahit wala namang patunay na talata, ang palusot lang is, nagpagawa kasi, kung ganun lang, wala namang ganong, ano yun, malakas na batayan yun.
dapat veneration, i-venerate, dapat mabasa at igalang. Wala eh, kahit sino nakadibati ko na Katoliko, aminado, walang mababasa. Ang papalusot, nagpagawa, ay wala tayo, okay na kami doon. Wala pala. So ngayon po, na natindigan po natin, nasagot po natin yung mga tanong niya na patungkol doon sa mga pinagawa ng Diyos ay walang veneration. Yes, pinagawa niya lahat. Pinagawa niya ang mga symbols, emblems. Pero honestly, wala pong veneration doon. Kahit 10 years from now, 20 years from now, kung sino mapong Katolikong mababangga ko next time or mga kadibate, ay ganun pa rin ang sagot. Wala pa rin veneration sa Bible. O, yun po. Shout out doon kay John Paulo kahapon na nakadibate ko. The same din po na ang nag-contest po siya na wala pong mababasa. So ganun po, ulit-ulit lang po tayo niyan. Kahit sino po makakaharap natin sa debate patungkol sa images, wala. Ang lagi lang diyan sasabihin, translation ko meron. O pag sa Greek at Hebrew naman ang pag-uusapan, wala talaga. Kasi sa original tayo mag-speak, wala. Huwag tayo dun sa mga panibagong salin. Kahit nga, gagawa ka ng salin ngayon, makakabasa ka eh. Wala problema dun, original tayo. Ngayon, sabi mo sa akin, walang mababasa ang images sa Bible. Sa Greek at Hebrew nga, wala. One pero minute. Pero sa gusto mong salin, meron nga ho kayong mababasa. Bakit? Salin ho ninyo na gustong ipalabas. Hindi naman ayon sa word for word, Hebrew Masoretic and Textus Receptus Greek galing. Pwedeng lagyan lang ninyo ng translation, which is wala akong ano doon, problema kasi yun ay hindi naman original pala. Yan. Pagka ito po yung pinakahamon ko po sa lahat, ang sino man pong pinakaunang Katoliko sa buong mundo na makakabasa mula sa Hebrew at Greek ng salitang veneration at image sa isang talata, ako po ang unang magkakatoliko. Ako po. Pag mabasa ho yan, maybe 20 years from now, 10 years from now, I will wait for someone, a Catholic defender, 30 seconds. Will be my friend or will be my close friend or will be my peer or sino man or mas matanda sa akin. Well, I wait any Catholic to answer me where in the Bible, in Hebrew and Greek, in one statement, an equivocal statement, veneration and images. I will accept Catholicism. If not, then the Bible is the Word of God. Huwag na po nating dagdagan ang Bible at ang Bible po ang susundin natin na bawal po ay tayo 17-8, huwag irespeto ang image. Yun po ang aking conclusion. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother James Orisiano. Okay. Isang Baptist apologist ng Baptist Church sa iyong final stand or conclusion. At saka napakagandang challenge or hamon yan, no? Magkakatoliko ka daw kung merong isang Katoliko na magpapatunay. Pero by the way, Brother James, no, bago ko ibigay yung 5 minutes ni Brother Mel, you are invited to debate in Purok Kamatuuran, Brother James, para meron namang guwapo doon, no? So makapasok ka sa Purok Kamatuuran, subukan nyo rin doon. Marami tayong mga debaters doon, Brother James. Okay, so Brother Mel ng Catholic Faith Defender, are you ready for your final stand? Unang-una, bro, yung salitang veneration, galing yan sa Latin, no? Naging Kastila, venerado. Kaya wag mong hanapin yan sa wikang Greek at saka sa wikang Hebrew. Kinakailangan mag-aaral tayo ng multiple languages, no? No, para matuto tayo, huwag mong hanapin yung salita na yun na wala sa Hebrew. Because veneration o veneratus or wikang Latin yan, brother, kaya huwag mong hanapin yan. Katumbas yan ng respect o yung tinatawag na paggala. No? Okay. Una-una, ultimo yung mga protestante o ang linaw-linaw. Sino mas magaling sa inyo yung protestante na to? Na sinasabi, binevenerate yung Ark of the Covenant. Ayan o, ang linaw-linaw o, venerate. Di ba? Sino paniniwala namin? Ikaw na, sabi mo, ordinaryo. O, itong magaling na protestante na to. Ang linaw-linaw, binevenerate o. Aralin mo, ang salitang veneration, hindi mo talaga makikita sa Hebrew at saka sa Greek. Dahil sa Latin yan at saka sa Espanyol. Okay? Tinanong ko siya, nagmamagaling sa wikang Hebrew, pag sinabihan mo pala ito, wala palang maibibigay. Tapos wala daw mababasang veneration sa Bible. Bro, meron ako rito ang Amplified. Bumili ka ng Amplified Bible, no? Amplified Bible, letra for letra, veneration. Nando doon, veneration, no? Bumili ka nito, letra for letra, ang dami doon, veneration. No? Ang linaw-linaw. Gusto mo, bigyan kita ng sample, ma letra for letra, veneration sa Bible.
For he who is almighty has done great things for me, and holy is to name, venerate in his purity, majesty, and glory. Maybe nilas yun eh. For the Lord said to him, remove the sandals from your feet, for the place where you are standing is holy ground and worthy of veneration. Sabi mo wala. Oh, bumili ka nito. Oh, meron mo. Oh, Bro James, bili ka nito. Ano ba yung pinababasa sa'yo ng ano mo? Bumili ka nito, Bro James. Oh, makikita mo, sang katerba. Sabi mo wala. Ulitin ko sa'yo, huwag mong hanapin sa wikang Hebrew at Greek yung veneration dahil hindi doon galing yan. Sa Latin yan at saka sa Espanyol. No? Kung gusto mo mabasa yung veneration, bumili ka ng Kastilang Bible, bumili ka ng Latin Bible. Ang dami doon, mababasa mo. No? Pinipilit mo yung iyong Hebrew, Greek, eh hindi nga doon galing yung salitang iyon. Dito natin makikita kung paano siya na hindi niya naiintindihan kung saan nanggaling yung mga salitang iyon, no? Pangalawa, yung icon na sinasabi niya, oh, isa na namang ibang sekta na naman ito ang sabi rito. Babasahin natin, no? Sabi rito, icon are used in personal and corporate worship in the Orthodox Church. An icon or picture is meant to be a window into spiritual world used to help us contemplate spiritual matters. Ayan. Sabi nito, James, ng inyong protestante, oh, James, oh, ayan, oh, church history, sabi dito, basahin natin. During Justinian reigns, the emperor erected a huge statue of Christ over the main gate. Bronze gate of the Imperial Palace in Constantinople. By the end of the 6th century, icon of Christ of Mary replaced the imperial icon in many situations. Eventually, the icon of Christ appeared in the reverse side of points. Pati mga points nila, merong mga icons. Ayan. Church history, sino paniniwalaan ko? Ikaw o yung church history na magaling na protestante? Linaw-linaw oh. Oh, hindi to, itong ating mga kaibigan na nagbabasa lang ng talata, hindi nag-aaral at hindi nagre-research. Makabanat lang. Oh, babasahin ko uli. Ayan o, oh, sabi dito. Pakinggan mo, Bro James, ha? Sabi ng church history. Jan explained that an image was never of the same substance as its original, but merely imitated it. An icon only significance is a copy and reminder of the original. 1 minute. No, icon should be honored and venerated in much the same way as the Bible or the symbol of cross. Sabi niya kanina, sabi niya Diyos-Diyosan daw, eh sabi ng church history, eh pwede rin palang i-venerate ito. Sino paniniwalaan ko? Ikaw o yung church history na magaling na protestante? Ang linaw-linaw, no? Eh, magbasa kayo ng church history, oh. Christ icon should be honored and venerated in much the way, same way as the Bible or the symbol of the cross. Sabi mo, ay, sabi mo, Diyos-Diyosan, ay, hindi naman, eh, ang linaw-linaw ng protestante nagsasalita, oh. Magbasa ka, sabi rito. John cleared the ground for the acceptance of the icons of Mary, the apostles, the saints, and even the angels. But the picture themselves were only reminders to help the people give proper respect and reverence. Sabi ng magaling na protestante. Oh. Ayan, oh, ayan, ayan, nandiyan dyan. Oh. Ayan, nakita mo? Ayan, oh, church history. Sabi, hindi ito Diyos-Diyosan. Pinaniwala kayo ng mga pastor nyo na Diyos-Diyosan ito. Pero isang theologian na pastor na protestante, ito okay, raw time. Ay dapat i-venerate. See? Diyan mo makikita, no? Huwag kayo magpapapaniwala sa mga pastor nyo. Okay, time. Oh, yun ang sagot. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Melchor David Manalili. Isang defensor katolika ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa iyong final stand. At dito nagtatapos ang ating debate sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Bago tayo maghiwa-hiwalay, pasalamat muna tayo Brother Mel, Brother James. Unahin na lang kita Brother James. Pasalamat ka sa lahat ng sumusuporta sa iyo dito. May 1 minute tayo, 1 minute na ano na pasasalamat. Bro, 1 minute na pasasalamat. Yes, yes, bro James. Bro James, ako na una magpapasalamat bago siya kasi ako okay, siya yung, sige bro, eh, sige okay. Bro.
Pasalamat na lang to, no? Wala nang debatel, wala nang kung ano-anong mga palabok pa. No? Unang-una, salamat kay Bro James na mapaka-okay namang kausap. Walang mga at-home na ipinapakita, no? So, salamat, no? Salamat kay Brother James, sa lahat ng mga nandito, kay Bro Marvin, Galaxy 820, si Smaluk, KFC. Lalo-lalo na sa magandang pag-cater ng Pook Kamatuuran. Huwag ka mag-alala, Pook Kamatuuran. Kapag kami nag-challenge sa atin ng debate, tam din tayong dalawa, no? Ilalive namin dito with Pook Kamatuuran. Dito po tayo sa atin, no? Sa atin po itong Pook Kamatuuran, no? Dito po tayo sa Pook Kamatuuran. So maraming maraming salamat. Lalo-lalo na doon sa sa mga nagko-comment sa atin, kay ano man yung sabihin nila, okay lang 'yun, opinion nila 'yan. Maraming maraming salamat sa mahigit 100 ang ating viewer, bro, na live, no? Live, hindi ko pa alam yung mga nasa labas, no? Ang daming nanood sa atin. So muli, maraming maraming salamat sa ating lahat, at lalo-lalo na ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan ay tanging sa Diyos lamang natin ibigay. Salamat, Bro James, Bro Roland Ferds, Bro Marvin, magkita tayo bukas sa SM North, no? Bro Marvin, okay, no? Okay, maraming salamat, Bro Mel. Bro James, pasalamat ka muna, Bro James, kasi ikaw yung magko-closing prayer. Andiyan pa. Bro James? Ah, naka-mute ka, bro. Bro, naka-mute ka, bro. Bro. Okay. Yan. Yung moderator lang po yung magko-closing prayer para po complete. Hindi, ako na lang para mas maganda. Okay. Pasalamat ka, bro James. Pasalamat ka, bro. Pasalamat ka. Okay. Sige po. Una-una, nagpapasalamat po ako sa facilitator. So nag-facilitate. At yes, una-una sa ating Diyos na mabait, mabuti, at mapagmahal, at lagi tayong iniingatan araw-araw. Salamat po sa Kanya. At salamat po sa ating mga Catholic brethren watching and enjoying the debate, although hindi sang-ayon ng iba. So okay lang po yun. Wala po problema doon. All of us are still loving one another. Jesus Christ said, love your enemy, love one another, because we are His disciples. And kung ano man ang conviction ninyo, pagpatuloy nyo lang, wala naman po problema yan. As long as ikaw ay makikita naman ng Panginoon ang iyong puso, just continue in it. And thank you so much kay Brother Melcher po na payag po na makausap po siya. And I learned a lot sa kanya po, honestly. And isa po siyang magaling at magiting na debatero ng Roman Catholic. So, this is my first time debating him, and I hope na marami pa po siyang mga makakaharap din ng mga debaters, at maging katuwang ang mga tao makakilala sa Diyos. Yun naman ang ano natin doon. Salamat sa lahat. Salamat sa anong page po nito? Defense of the Truth. Maraming salamat po sa inyong page. May the Lord bless you, all of you and your family, your ministry. Pook Kamatuuran din, bro. Pook Kamatuuran. Pook Kamatuuran page. Oh, salamat po sa lahat po na nag-build niyan. And your family will be blessed, and God will bless all of you and all your the works of your hands will continue to be blessed by the Lord Jesus Christ and our Father and the Holy Spirit. So magandang gabi po sa lahat. I hope makatulog po kayo ng maayos at makagising ng may kalakasan sa panibagong pagkaharap natin sa araw-araw. Yun po. Okay, salamat. Okay, maraming salamat. Bro, Roland, uling mensahe. Uling mensahe mo, anbitahan mo sila sa iyong channel at sa iyong purok. Okay, so maraming salamat. So lahat ng mga debate dyan dito, especially sa... Wait lang po, wait lang po. Oh, wait lang po. Ano yun? Pwede po mo shout out pala? Oh, yung channel mo. Go ahead. Yung channel sorry mo. Sorry po. Sorry po. Oh, no problem. Sorry po, naano ko po kayo. Sorry po, sorry po. Okay lang, sige bro. Go. Shout out ko po yung mga kapatid ko po dyan na mga nanonood, mga sa Baptist po. Shout out ko po sa lahat. Nanonood po sila. Hindi ko po maisa-isa kasi sobrang bilis po kasi ng ano eh. So shout out ko po dyan sa mga Ayam Baptist Family Group. Thank you po sa pag-ano niyo support sa akin. All of you will be blessed also. And yung page po pala namin is Answering Falsehoods, na nagkaroon po ng issue about sa mga pagtatalo. Na magkaroon po din po ng kahit konting ano lang, like or pagbisita, yun po. Answering Falsehoods at saka Ayang Baptist Ministry. Thank you po. Maraming salamat. Sorry po ulit. Salamat, salamat. Okay, maraming salamat, bro James. So inanyahan ko rin lahat ng mga debaters dyan sa Baptist Church nila, Brother James, lalong-lalo na si Brother James, no? Na sana ay mag-PM sa akin at nais makaharap yung mga debatidor sa Pook Kamatuuran. Meron tayong mga klase-klaseng mga debatidor doon. Merong mababait ang mukha at meron ding hindi mababait ang mukha, pero lahat naman ay mababait. Okay, so Brother Mel, so salamat, Brother James, welcome kayo sa Pook Kamatuuran.
Sana bisitahin nyo yung brok natin. Bro, Proland, nagpaturok na kayo dyan. Kasi turok eh. Turok, kamatuoran. Ay, purok. Injection ba? Turok. So, nahintay ko pa yung turok, nahintay yung ko turok. Pa yung Pfizer, brother. Ay, yung turok. Okay, so, joke lang yan. Okay, so ganun din. At saka bisitahin nyo rin po yung purok, kamatuoran YouTube channel natin. Kasi lahat ng mga debate natin sa Purok ay nasa YouTube channel. Pasensya na po yung iba kasi lahat kadalasan halos isibuano. At saka unti-unti nating nilalagyan ng subtitle para maintindihan naman ng ating mga kapatid na dito sa matagal at mga sa Tagalugan region, no? So okay. Once again, bisitahin niyo po Purok Kamatuoran, PM kayo sa akin, Brother Roland Parts. Okay, para sa may schedule kaagad kayo sa ating Purok Kamatuoran. Okay, yun lang, brother. Ganun din sa mga taga-subaybay. Yes, no? Sa taga-subaybay ng ating In Defense of the Truth, meron din kaming YouTube channel. Subscribe po kayo, no? At ganun din po yung Faith Seeking Understanding, no? Gagagawa lang po namin yon. Dalawa po yung aming channel. Ganun din, salamat sa inyong lahat na sumusuporta dito at sa lahat ng nanonood, no? Muli, salamat sa ating kaibigan si Bro James at si Bro Roland at sa lahat ng nandito, kay Ichi, kay Arnold, kay Sismalo at kay Marvin, no? So muli, maraming salamat. Nakita natin na wala po tayong gulo, away o adhom na ipinakita dito. Kaya dapat po, purok kamatuoran po tayo. No, wala pong adhom na magaganap. Salamat po. At patas na ipinakita natin, kahit siya ay dumayo sa teritoryo natin, pinakita natin sa kanya na siya ay welcome na welcome bilang kapatid din natin sa ating Kristiyanong pananampalataya. So muli, maraming salamat lahat. Ipagdasal natin yung lahat ng mga nandoon sa Middle East, lalo na ang Palestinian at yung Israel, no, na naglalaban hanggang ngayon. Dahil ganun din ang mga biktima ng COVID sa India at sa Brazil at sa ating bansang Pilipinas, ang lahat ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo na yung lahat ng mga frontliners na may matapos na ang ating pakikipaglaban sa COVID-19. Muli, sa last prayer natin, si Ismalu, ang ating last prayer, ang ating birthday celebrant. Si Ismalu, let us pray for our closing prayer this night. Si Ismalu, happy birthday, closing prayer, open your cam. Akala ko ikaw yung magpe-prayer. Hindi, ikaw na. Para naman mas maganda, ikaw yung nag-open. Salamat, Bro James. Salamat. Okay. At saka, Bro James, meron din ito, no, sa YouTube namin. Ilalagay din namin ito. No, opo, opo. Okay, salamat. Okay, okay po. Ganon din sa po kamatuoran, no? Okay, salamat. Okay, again, salamat po sa lahat. Sa lahat po ng ating viewers, sa comment section, medyo... kahit na medyo mainit yung mga comment, okay lang po yan. Sabi nga ni Bro Roland Parts, ito ay isang religious debate. So, masaya naman po at sana nagkaroon tayo ng kaliwanagan at nagkaroon tayo ng mas lumakas na pananampalataya sa ating mga pinananampalatayaan. So, again, napaka... ganda po ng debate sa ating dalawang magiting na debatista. Talagang ginabayan ng ating Panginoong Diyos at nawa po ay maulit. Yan. Para sa isang religious debate again. So again, maraming salamat po sa lahat ng ating viewers sa comment section dito sa loob sa ating dalawang debatista, sila Bro Marvin and sila Bro Ichi. At lalong-lalo na po yung ating napakabait na moderator na si Brother Roland Parts ng Purok Kamatuoran. Maraming salamat po. So sa pagtatapos po ulit ng ating maginoong usapan na ito, syempre pasasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos para sa kanyang paggabay sa atin. So let's pray po mga kapatid. Ang ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon ng Diyos, na banal na makapangyarihan sa lahat, tinutubalhati at dinadakila ka namin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga paggabay mo sa amin, higit lalo na po yung aming moderator at ang dalawang debatista ng Roman Catholic at ng Baptist na si Brother James at si Brother Mel. So again, maraming salamat po sa lahat ng mga
gabay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, higit lalo sa mga oras na ito, nawa ang lahat ng kanilang napag-usapan ay maging magkaroon ng kaliwanagan sa bawat mga katanungan. Nawa ay maliwanagan ng bawat isa at pagkalooban ng lakas ng katawan, higit lalo ng lakas ng pananampalataya. Panginoon, salamat sa iyong dakilang sa iyong dakilang banal na espiritu na lumukob sa amin sa mga oras na ito. Nawa, tumi mo sa aming isip, sa aming puso, patungo sa aming mga gawa, ang lahat ng mga aming natutunan na narinig sa usapan pong ito. Salamat aming Panginoong Diyos sa iyong awat habag at sa iyong banal na salita na siya naming ilaw. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus kasama ng Diyos Espiritu Santo na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming inang Birheng Maria. Amen. Sa ngala ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat. Thank you po, Amen. Bro James. Maraming salamat. Po. Thank you po. Maraming salamat din po sa lahat. Bro, happy birthday po pala. Ay, thank you. SM na, bro. Happy birthday. Marvin. Malum. Ay, thank you po. Salamat, Bro James. Okay. Bro Iki, see you thank tomorrow. Thank you po. Good night po. Good night. Okay. Good night. Po. Salamat po, Bro James. Bro thank Mel. You po. God bless everyone. For sign off.